Maraming salamat din sa inyo. Oo, kaya nga maraming tuwan-tuwa. And also, ang ating DJ Lisa Javier from Osaka, Japan. Ang sinasimulcast lang namin dito ay nandito rin para tulungan natin para sa isang maliit na press con si Mitoy. At magdarating ang pang mga ibang RFA broadcaster. Oo. Oh, yes. Hello, good evening everyone. Magandang gabi at aming nasama kong bawa sa Stereotaspia Radio Pilipino. America Showbiz Watcher niya in Pinoy. Sa ating mga televiewers, sa ating mga listeners ng sa buong mundo, narito po ang inyong DJ, si Lisa Javier, narito po sa radio station ng Radio Pilipino America sa Showbiz Watcher ni Kuya OG Cruz, at narito at kasama natin ngayon ang sikat na sikat na si Mitoy, bonggang-bong, at aming co-host na si broadcaster na si Miss Merlin Reed. Siyempre, enjoy kami dito. Go, go! Yes! Mitoy, ano bang pakiramdam at ikaw ang isa sa mga awardees ng Gawad America? Nung simula nga, hindi ako naniniwala dahil puro messages lang na nakita ko. Pero nung ipakita nila yung email, parang invitation para umatend nga sa Gawad Award, naniniwala na ako. Sabi ko, totoo nga siguro to. And then, yun na nga, hindi baka paniwala dahil hindi ko naman alam kung anong ginawa ko, bakit ako pinaraman. Ang galing naman. Pero nang na-nominate ka na sa Pilipinas ka, no? Yes, oo. Kaya siguro napili ka ng ano, ng isa sa mga representative ng Gawad America para pumunta rito, para tanggapin ang iyong award. Siguro nga, ganun. Sabi ko, pagkakataon na rin to, magandang... magandang pagkakataon yan, madalang na madalang, di ba? Sabi ko nga eh, para maparangalan sa ibang bansa, isang malaking karangalan din para sa akin. So, Ako. So, I heard second time mo na rito sa Amerika. Second time actually, yeah. Yung first time nung pagkatapos ng The Voice of the Philippines, nung meron kaming... concert. One Ka Pamilya Go. One Ka Pamilya Go. Oo. So, i-refresh nga natin ang mind ng mga Pinoy dito sa San Diego. Paano ka ba nanalo sa The Voice? Kailan ba yun? Anong 2013. Year? Yun yung season 1 ng The Voice of the Philippines. Mm-mm. Na ako yung pinala. Sabi ko, I am the fortunate one. I'm the lucky one. Sino-sino ba yung mga singer na tinalo mo ron na hanggang ngayon ay singer pa rin? Actually, hindi ko masyado tinalo. Ako lang, sinuwerte lang ako. Sinuwerte lang, okay. Yes. Sino-sino yung mga kasabayan yung mo nun? Yung top 4 kami nun, si Johnny Javier, na, si Clarice Di Guzmana, which is nasa ASAP na, si Mike Perez, yung taga-Palawan. Tapos si Morissette Amon. Mm-hmm. Yes, yung mga magaganda ng karir ngayon, Tor Dulay, Maki Riga Ford, yan, magaganda na karir nila ngayon. Nako naman. Pero ano ba nagbago nang nanalo ka o naging artsikat kang singer ngayon? Ano ba nagbago sa buhay mo? Actually, maraming nagtanong yan. Wala pong nagbago sa buhay ko. Yung pa rin ako. Yung pa rin, oo. Ganun pa rin po ako. Yeah, okay. Oo. Pero ang tanong ng mga nag-text dito sa akin, kailan ka daw magko-concert dito sa San Diego? Napagandang tanong niya. Maraming salamat sa pagtatanong. Depende po yan kung may gusto mag-produce kay Mitoy. Sigurado yan. Kung may gusto mag-promote, why na? Yes. Sino ba ang manager mo para makontak kasi iba rito? Ang mga kaibigan natin, yung mga producer dito sa San Diego, California. Yes, sasabihin ko po manager ko, hindi po ako mayabang. Apat po ang manager ko. Ang dami! No kidding aside. MCA Music, Resorts World Manila, ABS-CBN, saka yung Talpa, yung owner ng The Voice of the Philippines. Sila ang mga... Apat po sila. Apat silang kakausapin. Hindi, pero ka lang pwede kang dumiretso sa MCA Music siguro. MCA Music. Oo. Alam mo ba ang concert producer of the year ay nakuha ng taga San Diego na si Carney Banares? Yun naman pala, Ma'am Car. Oo, siya ang nakakuha na. Yun naman pala. Tinalo niya ang mga taga LA. Congratulations, Carney. So far, meron na naman siyang i-produce ngayon kay
Mr. Ray Valera at saka si Michelle Cuneta sa November 22. Kay Carney Banares na naman yan. Ay, kay yes. Yeah, si Carney Banares ang producer niyan ng kay Sharon Cuneta. Kaya sapin natin si Carney. Si Carney. Baka kailangan pa ng ano yan, ng pang ano, intermission. Pwede ko sa intermission. Yes! Wow. Oo! Kaya nakikinig ka dyan. Ano na ba ang mga na puntahan mo rito sa San Diego? First time mo ba rito sa San Diego? Yeah, sa LA at saka dito sa San Diego, first time ko. Narating na ako dyan sa next exchange. Yes. Nag-enjoy. Nag-enjoy dyan siya. Tax-free. Nagkabuluhan ka dyan, ano? Hindi naman. Yung mga sa SeaWorld, nakapunta ka ba sa SeaWorld? Hindi pa. Sana pag may time, Hanggang kailan ka ba rito sa San Diego, California? Bukas lang. Bukas na lang, uuwi ka na agad. Best friend. And then afterwards, pupunta ka na ng Pilipinas. LA muna ulit. LA ulit. Sa Martis pa uwi ko. Martis pa. So, may time pang gumala sa LA siguro. May time pang gumala ng gumala. Alam mo, nakita ko yung kanyang ano posing dun sa Paris. Ganun-ganun pa siya, sa Paris Hotel. Yun ang pinunta na. Yeah, alam mo, moments yun na madalang mangyari. Yeah. Ano ba ang pagkakaiba ng San Diego sa Los Angeles, California? Naku, mag-ingat ka. Dinanong lang po ako. Nasagutin ko lang po. Naalam naman ng lahat yung sagot. Medyo traffic ka lang, di ba? Traffic sa LA, yes. Traffic sa LA. Pero hindi ako naninibago doon dahil alam naman natin sa Pilipinas, pang-araw-araw na ano na yan, pangyayari, oo. Well-trained ako sa traffic. Well-trained. Sinagot ko lang yung tanong. So, kahapon ka dumating dito sa San Diego, California? Kaninang tanghali. Kaninang tanghali. Ganun pala. By the way, nandito naman ang ating isa sa mga broadcaster ng Radyo Pilipino America, si Kuya Eddie. Hi, Mitoy. Finally, we got a minute. Less than blood. Yes. Let me shake your hand. Ang ganda naman yan. Welcome to San Diego, and thank you. Because there were some disappointment, ika nga, sa nangyari, we made arrangement with Joseph na you will take home a very, very, very memorable item. Wow. Hindi ko na i-mention, pero bahala ka na kung natin ko na niabot sa iyo. As a promise. Yes. Thank you. I'm going to be kay Lisa. I'm meeting you, and you guys can continue on with the interview. And again, you know, Kuya Eddie ang show ko. Uy, makinig ka sa Kuya Eddie. Thursday na doon I come on every Wednesday, 7:30 to 9:30. May Facebook ako ba? Meron po. Okay. Pag nag-request ba ako ng friend? Kuya Eddie po. Walang problem. Yes. Oo. At saka Kuya Eddie, ang wala ang LA, ang Radyo Pilipino. Wala silang niya. This is the plan before I leave as a visitor ako dito. This is for a plan, sometime in October, September, October next year, expect to receive an invite from us. Yung event date is October or September, so probably August, July, I'm not gonna receive. And so I promise you it's gonna be different. That's all I can say right now. Thank you, Ed. Welcome, and hopefully you enjoy your stay. Yes, sabay na kami ng flight niyan papunta dito. Kaya naman na nakakatuwa, nandito si si DJ Joseph, nandito rin. Isa rin sa mga co-host ko rin sa Showbiz Watcher. Okay, Joseph? Yes. Mm-hmm. First of all, thank you kay Kiyogi for inviting me. It's my pleasure to talk to Teka muna, bakit nagtap English pa kayo? Anyway, isang question lang gusto kong matanong at alam nyo, everybody that question. Ngayong superstar ka na, okay? Everyone knows you.
ano ang part na very really annoys you the most? Wala, actually, honestly, walang pwedeng walang bagay o bagay na makakapag magiging yung mapipigun ako, yeah. Yung maiinis ako. Never. Walang bagay dahil sanay ako diyan eh. Yeah. Oo, lumaki ko sa ganyan sa mga kanto. Yeah, sa yes. Kanto. At tumuyo ako sa asaran. Alam ko yung, siyempre, wag lang talaga mga personal, pero hindi naman kasi biro na yung personal. Pero, yes. Pero, wala. Walang kayang mahaba pasensya ko. Yeah. Baka sila pa mapikon sa akin. Pero, ibig sabihin, hindi ka basta-basta nagagalit. Yeah. Hindi, hindi. Oh. Pero, sana naman wag kang mawalan ng time na bumalik dito ulit. Kasi kung ano nangyari doon, hindi kami yun. Sabi ko naman na nasa sa inyo yan, kung kaya yung pabalikin, talagang babalikan. Bakit, Mitoy, ano ba ang nangyari sa gawat? Meron bang nangyari sa gawat? Wala ko nalalaman. Wala naman. Akala ko meron kang thankful ako. Thankful ako sa gawat. Sa gawat ng Amerika. Maraming salamat. Yes. Wala siyang alam doon. Yes, akala ko may oh. At least ano pa rin ano si kasi yung ibang taga-gawa nakikinig rin sa akin. Kaya ganoon. Wala ko kinalaman. Wala ko alam. Yes, oo. Thankful ako. Thankful. Okay, maganda 'yan, 'di ba? Kasi kumbaga binigay sa iyo yung award, eh, tanggapin mo. Yes. Ganun lang naman at saka ang dami-daming mga artistang nagpunta at singer doon, 'di ba? Yeah. Sino-sino ba 'yung mga kaibigan mong dumating doon? Mga ano lang naman, mga kilala na hindi pa. Pero si Osang daw. Kaming, nagsama na kayo, di ba? Nagsama kami. Nag-guest na rin siya sa Home Sweet Home one time. Yeah. Paano ba i-rate si Osang? Bakit nanalo siya sa ano, sa X Factor Israel? Gaano pa kagaling si Osang? That's her time. To shine. Let's say magsasama kayong dalawa ni Osang sa isang concert. Sino ba ang dapat mauna ang pangalan? Walang problema. Kahit mahuli yung pangalan niya, kahit mahuli yung pangalan ko. Wow! Ang galing naman! Kahit na mas maliit ang budget ko, walang problema. Alas mo, mama! Basta may bayad. Basta may bayad. Kailangan natin niya. Walang buhay ko yun. Walang problema. Okay, DJ Lisa, question. Wala na ako may question. Ay, ikaw, Kuya Eddie. Ako, Kuya Eddie. Okay. Ilan na bang nagawa mong kanta o songs na na-record? Tatlo yung napasama sa album kong Mito yung Tingang Gawas. Meron ka album? Mm-mm. Yes. Meron kang dalang kopya? Ay, wala. So, puro Tagalog lang siya. Tagalog lang. May da-download. Tapang Tagalog. Yeah. Oo. I-da-download dati. So, ano yung mga bago mong o current mong mga kanta ngayon na pinopromote? Yung pinopromote ko ngayon, yung Pangakong Tapat. No. Tapos na yung pinaikot-ikot, parang second single na yung Pangakong Tapat eh. First single yung pinaikot-ikot. Meron bang pangakong hindi tapat? Meron. Meron pangakong itinatapat. Okay. Rest assured, we will play those songs. Yes. Marlene, pakitignan nga yung broadcaster pa kung sino yung mga nandoon para at least matawag na natin. Wala ko na akong mauutosan dito. Okay. Okay ka lang pala. Okay. Kaya pala maging cameraman. Palit na tayo. Bakit? Nakangamit din? Hindi, patong tayo sa... Hindi, okay lang. So, Mitoy, ano ba mga programa mo sa Pilipinas ngayon? Ano ba yung mga shows mo na naiwanan o gagawin? Yung pa rin yung aming Home Sweet Home every Saturday sa atin. Sunday pala dito na papanood. Uh-huh. Tsaka yung aking regular show sa Resorts World Manila. Monday, Tuesday, Thursday with my band Drivers. So, ano ba yung pinaka-greatest hit song ni Mitoy? So ngayon, yung pinaikot-ikot yung medyo madalas papatugtog sa ating mga FM stations. Paikot-ikot. Pwede kaya sampulan tayo? Oo, yes. Yeah. Pero bago yan, okay. Ang gusto ko muna, pwede bang station ID namin? Ano yan? Ito po si Mitoy Monting at kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipino America. Promise, ha? Okay. Oo, ito po. Full time? Yes. And then quiet. Okay, go! Ito po si Mitoy Monting at kayo po ay nakikinig sa Radyo America. Radyo Pilipino, Amerika!
One more time. One more time. Ulitin ko pa. Ito po, ito po si Mitoy Yonting. Yeah, practice lang yun. Ito po si Mitoy Yonting at kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipino America. Promise, ha? Okay. Take two. Yes. Ito po si Mitoy Yonting at kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipino America. Promise, ha? Okay, yes. Thank you. Thank you. Pero Mitoy, alam ko nagkukomedyante ka rin, 'di ba? Partly, 'di ba? Pero partly nagkukomedyante, hanap buhay, trabaho. Oo. So, at talaga masayahin ako tao. Masayahin ka yes. Tao. Oo. So, ilan na 'yung mga nagawa mong pelikula o movies o kaya TV shows? Pelikula. TV shows. Pelikula siguro, napasama ako sa, nakaka-anim na siguro ko. Nakaka-anim na. Puro, ano yun, kila Bossing. Uh-oh. Kay Jose, kay Wally. Tapos, TV show siguro, nakatatlo na ako. Nakatatlo ng TV yes, show? Yes, sa KTV 11, dati sa GMA 7, yung Full House with Big Soto pa, kasi nabit ni Bossing. Tapos yung ngayon, yung latest, yung Home City, yung ABS-CBN. Under contract ka ba ng kapamilya at hindi ka pwede lumabas sa Channel 7? Yes, o. Pero bakit nagawa mong pelikula mukhang nasa kapuso? Hindi, nung una yun. Bago mangyari ang lahat, doon muna ako nag-start. Ah, doon ka muna nag-start. Tapos then, after The Voice, part ng contract yon na ma-absorb ako ng kapamilya. Yun na yun, yung nangyari ngayon. Oo. Mitoy, meron ka bang mga, ano, may mga favorite singers ka rin ba na local? Let's say, kahit kasamahan mo sila, hanga ka pa rin sa kanya dahil sa galing ng pagkanta. Sino kaya ito? Si Gary Valenciano. Gary Valenciano. Oo, nung recently lang, kasama ko sa concert niya. Hindi ko sinasabi ito dahil nakasama ko sa concert niya. Napanood ko siya ng live. Talaga magaling. Mismo. Ah, si Gary Valenciano. Na 50 anos na siya. Correct. Kasi yung boses nagbabago eh. Oo, nagbabago, no? Sino ba yung mga nagbabagong boses na singer? Oo. Actually, yung boses, hindi naman yung boses nagbabago. Ano? Yung lakas ng pangatawan ng tao pag nagkakaedad. Di ba? Yung ano niya, yung breathing, minsan sa breathing nagkakaproblema. Hihingaling ka na kahit sabihin mong ensayado ka, pero pag nagkakaedad ka, aminin natin, talagang dumarating yun. Pero yung boses na doon pa rin. Yung Hindi mo ba naiisip minsan na minsan may nagtanong sa iyo ako ba, pwede ba ikaw maging manager ko? Why not? Pag may nag-alok sa akin na gano'n, tutunan ako. Pero siyempre, obserbahan mo muna kung talagang... Yeah, siyempre, kung talagang, di ba, kung parang hihingi ng tulong sa iyan eh. Yeah. Pero kung may tulong sa iyo, pwede ko ba maging manager? Pwede ko siyang i-represent. Why not? Pwede. Pwede? O sige, usap tayo ka. Marlene, wala tayong mga broadcaster dyan. Wala na. Meron yung guest mo daw. Oo, mamaya pa. Oo, yes. Oo. Hindi nagdatingan yung iba nating RFA broadcaster para ma-question natin. Gusto ko nga, mapigalang gusto to si... Di pa eh. Mamaya may tatalog tayo. Mitoy, sino ba ang sinasabi mong, parang competitive, karibal mo sa pareho mo ng, style ng pagkanta. Sino mong may tuturing na gano'n? Meron ba? Sumagay, kasi pa naman ako sumasagot ang mga honest answer ko eh. Oo, sino kaya? wala naman akong competition. Competition. Kanya-kanya. Basta lahat kami may trabaho, lahat kami nagkakaroon ng bookings. Wala competition. Ah, walang competition. Hindi ko iniisip yun kasi pag ipinasok mo sa isip mo yun, siguro isa, kahit anong bagay, correct. Pag alam mo meron mga kalaban, di ba? Baka magresulta ng hindi maganda yun. Ah, hindi maganda, kaya... Baka magresulta ng hindi maganda. Mas maganda yung mind your own business, di ba? Mas may trabaho ka, may trabaho sila, maganda na yun, masaya para lahat. Yes, kaya, kumbaga, parang friendly competition. Kumbaga, oo. Pero masasabi mo ba na napakahirap ng competition sa Pilipinas? Talaga? Yeah. Hindi siguro yung mga artist. Mm-mm. Yung mga singers. Hindi siguro yung mga artist ang nagko-compete. Sino nagko-compete? Yung mga nakapaligid. Ay, mga managers. Siguro. Ganun. Yung mga koneksyon. Koneksyon. Yan. So, ibig mong sabihin, ang labanan dito by managers, hindi... Hindi natin masasabing lahat. Oo.
experience wise, nakakita tayo ng hindi ganun, hindi. I mean, maraming deserving, di ba? Oo. Pero alam naman natin lahat na 'yan. Yes, oo. Hindi yung mga artist ang nagko-compete. Mm-mm. Anyway. Yes. Yes, yes. Yes. Yes, Kuya Tony. Yes. Hoy. Nandiyan pa si ano? Nandiyan pa si Yes, live na live kayo ngayon. Yes, okay sige. Oh, live kami ngayon. Nandito si G at parang gusto marinig ni G ang voice ni Yes, oo. Oh, okay. Teka lang, ilalakas lang natin para madinig. Actually, kasama rin natin ang ibang istasyon dito dahil sa pagdating ninyo. Teka lang, ikakabit ko lang para at least madinig. Hindi lang madinig sila. Teka lang. Teka lang, Kuya Tony, ha? Yeah, okay. Oo. Kasi kasama rin natin magtatanong dito ang RFA, ang RF USA. USA. Yes. Ibang station naman. Pero friend, ibang announcer. Hello, Kuya Tony. Tony Lagman. Hello, Saka? Yes, live na live kayo ngayon dito, nadidinig kayo ngayon, Hello. Kuya Tony. Okay. Yeah, maraming salamat, OG. At, kasi kasama din natin dito, OG, ang ating mga co-broadcasters na si Alice Uson from San Francisco. At si G. Agustin sa dito sa base naman siya sa Australia. Yes. So gusto lang nila marinig din ng ano kasi kaibigan matanik ni G si Lisa. Si Lisa. I don't know if nandiyan pa si Lisa. Oo. Nandito ngayon si Lisa, Kuya Tony, pero nandito ngayon si Mitoy Yonting ang siyang tinatanong namin ngayon dito. Na live ngayon, nandito si Mitoy. Mitoy, ito yung RF USA, Radyo Pilipino USA naman. Magandang gabi, o. Oo. Kuya Tony, nagmagandang gabi. Mm-mm. Magandang gabi din sa iyo. At, okay. Kuya Tony, may tanong ka ba kay Mitoy Yonting? Alam mo, wala akong, hindi ako nakanta magtanong eh. Baka ito si... Hindi ako alam. Baka ito si G, saka si Alice eh. Oo. Merong gusto yung tanong. Oo. Yes, yes, antayin natin. Si G, nandiyan ka ba, G? Ate G. Mm-hmm. Mitoy, talagang ito talaga yung mga manager, kailangan magaling talaga ang manager mo. Kailangan? Siguro, dapat yun. Nararapat talaga. Kung magaling ang manager mo, tapos magaling pa yung artist mo, magandang kombinasyon yun. Oo. So, ibig sabihin, kailangan ma-PR talaga yung manager mo, hindi nakikipag-away. Yes. Lahat yes. May connection. Yes. Dahil sa showbiz, hindi ka dapat makipag-away. Hindi dapat. Oo. Hindi ka dapat. Hindi dapat. Yan pa rin ang ano. Sa isang gabi, nakakailang kanta ka. Na kaya mo. Depende. Sa kanta? Oo. Yes. Give number. 10 songs? 30 songs? Yeah, pwede. Wow. Till you get tired? Mm-mm. No, till the time ends. Wow. Mitoy, kailan ka nagsimulang kumanta? 15 years old. 15 years old? Oh. Oo. Ibig sabihin, sumasali ka na ba sa mga singing contest at that time? Hindi pa ako masali na. Pero makapal na mukha ako nun. Makapal na mukha? Kailangan eh. Kapal. Yes. Oo, kailangan yun. Kahit sa broadcast, ganun din. Oo. Makapalan talaga. Makapalan talaga na mukha. Pero nung ano ka, nung hindi ka pa sikat na sikat, paano ka ba nakapasok sa showbiz? Paano? Kasi hindi yung Sub The Voice, di ba? True contest din. Contest din? Yes. Oo, anong... sa... Kasi nung malaman kung marunong kong kumanta at marunong kong makagaya ng mga boses o mga artist na pakonte sa TV, yun, doon nagsimula. So, sali ko sa mga Sing Alike? Uh-huh. Yes. Sa Eid Bulaga din yan. Sa Eid Bulaga rin. Mga nakailang beses ako dyan. Oo. Tapos sa nagsimula doon. Mm-mm. Okay. Sino ba yung mga kaya mong gayahin, Mitoy? Hindi, yeah. Nung contest na yun, yung April Boy Regino. Si April Boy pa. Ah, si April Boy! Yeah! Yeah. Yeah. Oh. Yes. Tapos yung second, yung Rockstar 2. Rockstar 2. Si Joseph, tsaka yung dalawa sila. Mm-mm.
Ang air supply, ginagaya mo rin ba? Air supply? Hindi ko sila ginagaya, pero... Nagagaya mo? Nagagaya niya. Ang tunog ko, ang sabi nila, yung mga tao nagsasabi, yung tunog ko, yung kanta ko, parang air supply daw. Ah, oh, parang air supply din. So, nanggagaling sa mga tao yun, so sinusunod ko yun, kakanta ko ng air supply, kasi para daw akong air supply pag gumanta. Wow. Pero hindi ko sinasadya. Sound alike. Hmm. Oh. Yeah. Pero nagkaroon na ba kanin chance ni April Boy na magka-duet? Hindi, hindi. Dahil yung time na yun, talagang... Nasa peak si April noon, si Rev. Mm-hmm. Ang time na yun. Pero hindi kami nagkaroon ng chance. Mm-hmm. Pero, let's say, kung mabibigyan ka ng pagkakataon with April Boy, eh, why not? Ano ba yan? Karangalan yan. Oo. Karangalan mo yan. Pataasan ba lang boses ang labanan niya? Mamit ko lang at makaduwit ko, okay? May sakit daw siya ngayon eh. Namit ko na siya, puto siya sa office. Kasi madalas sa San Diego eh. Oo. Yeah, at saka yung anak niya madalas din dito. Yeah, si ano, MCA din siya, under MCA Music din yata si. Ay, yung anak niya, oo, yung dalaga na kamukha ni sabi ko. No, yung lalaki. Ah, yung dalaga nakikita ko. Oo. Nakamukha ni Dennis Cornejo. Yun, nandito sa Amerika, nandito rin siya sa Amerika. Oo. Pero anong mga advice ang pwede mong ibigay sa mga baguhang singer na gustong pumasok o sundan ang yapak mo? Ano? Siguro yung siyempre lahat ng mga gustong maging singer o yung mga gustong maging professional tong pag-awit may mga inspiration yan. Sundin nyo lang yung gusto nyo gawin. Huwag nyo itindihin yung mga nakapaligid sa inyo. Kung may mga distractions o mga may narinig kayo o mga nakikita kayo reaksyon habang kumakanta kayo, tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Huwag talagang pangarap nyo maging singer. Ituloy nyo. One of these days, makukuha nyo rin yan. Aha, never oo. Give up. Yeah. Oo. Pero ikaw ba nakaranas din ng mga depression? Pantamukal. Bago ka nakarating dyan sa inalagyan mo? Oo, alam natin yan. Yung pagiging banda, pagiging singer, yung profession, pag hindi ka naman professional, pag hindi ka naman recording artist, yung ups and down, mas marami yung down. Mas marami yung down, oo. Di ba? Dapat ups and down, ups and hindi. Minsan up, down, bago magkakuli. Pero hindi mahalaga yun, dahil mas maganda yun, dahil doon ka makakakuha na lang sa loob para ituloy. May iba ka man business besides yung career mo na yan? Monkey, I'm a... Ikaw talaga, Joker ka. Hindi ka, wala kang plano magtayo ng business katulad ng mga ibang napapalood namin ng artista. Oo ha. Hindi, may mga pinaplano. Yeah. Pinaplano, pero puro illegal pa yung naisip ko eh. Yes. Ituloy mo na yan. Ang RFA, ang RFUSA, may tanong ba, Kuya Tony? Ano ba siya? Yung, let's say, alam mo, paramihan sa mga senior, nasa pamilya yan, you know? May mga family, does he belong to a family of singers? Singers? Hindi yes. Po, hindi po. Ako pa lang ang nagsimula sa pamilya namin. ikaw pa lang talaga, oo. Pero may sumusunod ba sa yapak mo? Yung younger brother ko. Ay, younger brother mo. Aha, okay. Yes, oo. So, ikaw ang naging inspirasyon, ha? Yeah. Opo, parang ganun po yung sinabi ng Gawad America. Ako po yung nag-inspire daw ako, kaya ako binigyan ng parangal eh. Oo naman. Galing naman, kaya naman. At saka, ang daming na-impress sa'yo dahil ang galing-galing mo daw kumanta. Ay, naku po, huwag mo lang yung mag-judge. Isang kanta lang po yun, isang kanta pa lang. Kunin niyo ako ng isang oras. Pag hindi ako ng one full show. Yes, Marlene. Yes, Marlene. Okay, Mitoy. Pwede ka bang magbigay ng sample sa aming station kumanta? Anong sample balot ba? Like, sample balot o sample? Sample lang, sample. Ah, kanta. Hindi maliwanag ang sample. Mag-election, sample balot. Wala pa nang sample balot. Hindi, pamahigyan ka ng sample balot sa nilaman. Oh, yes. Sample isang linya ng kanta. But yes. Medyo anuin mo naman kasi talaga na-inlove kami sa Boots. Low playing daw. Alam mo, pumunta ka rito talagang nag-ayos ang Miss Marlene, DJ Marlene. Nag-yoto pa yan para sa'yo. Alam mo. Yan. Talaga, stress na stress yan. Lahat kami binabalando.
Pagod na pagod dyan! Oo! Niluto niya lahat yan! Oo! Pati yung crispy pata na gustong-gusto mo, eh talagang nilabas niya! Oo! Oo! Hindi, in-order na rin! In-order! Oo! In-order ko lang yun! Yung pata wala, no? Ayan mo pang natatakin sa akin! Pag nakarating yan, tignan mo, pakakainin ko lahat! I-request mo, lulutuin ko yan! Oo! Magakapagluluto yan! Kamusta naman yung mga, kamusta yung mga niluto niya? Masarap ba? Ayos, yung totoo lang, totoo lang. Yung dinuguan, masarap yung dinuguan. Parang yung niluto mo sa Pinoy Pesta yata yun, ha? Hindi, parang gusto niya kumain ng dinuguan. Ah, parang gusto niya. Hindi, biro lang. Paborito ko palabok, siguro nakita mo buro. Wow! Palabok ang nakuha. Thank you. Yes, DJ Lisa, question. Ano oras ang sandali, hirapin ko yan. Yes, DJ Lisa, question. Tapos sa Gawad Org, maraming nangyari, di ba? Ay, di ko alam. Hindi niya alam yun, hindi na siya sagot doon. Erase yun. Next time, pagbalik ko po ng Japan, sana makapanayam pa kita sa aming programa. Okay. Ang sagot niya, okay daw. Okay. Pero anong bansa na ba ang napuntahan mo nang manalo ka ng The Voice? Bago pa ba? Hindi, OFW naman ako talaga. OFW pa? Ah, former naman ako talaga, di ba? Oo. Nakapag-Japan na rin ako. Around Asia, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Ah ba? Ang dami na pala. Dubai. Wow. Dubai. Ibig sabihin ba niyan ang laki nilang kinikita mo? Nung bata ako, aminin ko, nung nagsimula ako, pero puro nawala lahat yun dahil bata pa ako nun. Ah, bata pa. Nag-assist mo na. Oo, puro sa ano lang yun, puro sa walang kapararakang. Pero kumita na ako ng gano'n, pero yun, buti nilang. Yung The Voice of the Philippines nasa ibig sabihin nasa right time nung dumating. Oo. Pag nanalo ka ba sa The Voice Philippines, hindi ka na pwedeng sumali sa The Voice America. Hindi ko alam 'yun pero siguro sa ibang contest I think pwede. Diba? Pero ngayon, diba, sa ano ko na, pero okay. Kapag professional ka na ba, hindi ayo hindi ka na pwedeng sumali sa mga sa Amerika, I mean, yung The Voice. Kasi kung sa The Voice baka hindi na. Ah, hindi oo, na. Baka hindi na. Pero sa ibang competition kung kaya rin lang, siguro pwede kasi alam ko yung AI tumatanggap na mga professional singers na ano, galing sa iba. Ah, sa iba. Oh, anong ano 'yun? Anong AI American Idol? Ah, American Idol. Ay, nag-last na yata. Hindi ko kaya ngayon nga. No, pero nag-last. Alam ko hindi yung The Voice tapos sa salita sa isang So minsan ba nanonood ka ng The Voice America? I mean? Minsan. Ano ba mas mahigpit ang competition sa The Voice Philippines o The Voice America? Merong pagkakaiba kasi merong ang maganda lang doon, ang pagkakaiba sa atin. So dito sa US, yung The Voice America, may yung genre nila, I mean, yung country or yung western, yung sariling awitin ng US, yung sila sarili, inaano pa rin yun. Ibig sabihin, tinataas pa rin. Tinataas pa rin. Hindi natalike sa atin, meron tayo dapat noon na ano yan, yung mga kundiman, diba? Yung sariling atin na music. Wala yun. Puro pop o mga mainstream yung mga ginagawa ng mga singers natin. Pero kung magaganon yun, mas maganda sana para iba, yung kultura, nandun pa rin. Oo, nandun pa rin yung kultura. Ano ba ang pagkakaiba ng tunog ng isang Amerikano at tunog ng isang Pinoy na singer? Siguro diction. Pronunciation. Minsan may mga kumakantang singer na Amerikano, hindi mo na halos maintindihan kung ano sinasabi niya, di ba? Tayo mga Pilipino, pag nag-English tayo, talagang pinapronounce talaga. Pronounce. Kaya ganun na nangyayari. Pero may bala ka ba? I mean, sumali rin sa mga ganyang competition. Hindi, siguro. Okay na, siguro. Yeah. Para wala na mag-bash, hindi nagbabash pa ganyan. Alam mo, mayroon isang singer na nasa, singer na talaga siya, sumali rin siya, pero kaya lang, magaling siya kumanta, kaya lang mukhang hindi nila type ang boses ng nangyaring nakuha nila. So, kasi parang, dapat yata, ang tunog mo parang Pil-Am eh, parang ganun eh, dito sa Amerika eh. Well, hindi natin masisisi. Oo, diba? May ganun talaga. Oo. Or,
destiny yun na hindi siya makaka... Sa bagay! O bakit naniniwala ka ba na minsan merong swerte, merong malas yes, na dating? May ganun talaga. Pero nasa may katawan yun. Oo. Lahat yung mangyayari kung gumagalaw yung katawan yun. Ah, ganun. Ganun. Pero maganda yung show mo ah. Yung kakataba. Home City Home. Yeah, madalas na pinapanood yun ang masyari. Maraming salamat. Makakating sa kanila ito pag-uwi ko. Yes, oo. Paano ba na i-enhance yung pagiging komedyante mo? Ano ba talaga si Mitoy? Malungkutin ba o komedyante sa off-cut? Masayahing tao. Ah, masayahing tao yes. Pa talaga. Baka ikaw nang pumuligid, Dolphy. Huwag, marami tayong matang. Magandang pangarapin yun, pero, di ba, wala pa tayo doon sa stage na yun. Sinong tingin mo ang Dolphy ngayon? Bossing. Ah, si Boss. Big. Hindi ba nagpagkapalitan na lang krono, nagkabigay na? Para sa akin lang yun, opinion ko yun, walang mga offend. Yeah. Pero sabi nila, ang mga komedyante daw eh, off kami, tahimik, pero ikaw kakaiba, sabi mo talaga komedyante. Kanya-kanya tayo, Kung may mga tahimik dahil baka may mga, baka nagpapahinga, pero di ba, hindi man nakikita lahat yun at yung mga sama. Yung iba tahimik, may hugot. Oh, di ba? Alay natin, nag-internalize. Yes. Meron namang komedyante na talagang galaw, makulit. Pero tingin mo, marami ba mga artist na sa Pilipinas na nag-suffer din ng depression? Depression in a way na ano? Dahil, let's say, wala na silang show. Wala nang show. Wala nang show. Wala nang TV show. Hindi lang natin alam. Baka merong tao lang. Kasi iba-iba naman. Eh. Diba, hindi mo alam kung paano. So, sure, wala ka pang namabalita? Wala akong namabalita. Good. May ibang mga ano mga singer na kausap namin na pag hindi ka hawak ng kapamilya o kaya ng kapuso, eh minsan mahihirapan ka lumabas sa TV. Pero advice ko doon, basta tuloy-tuloy nga lang. Gumamit ka ng, gamitin mo yung abilidad mo, yung mga network mo, di ba? Dahan-dahan naman yan. Kung talaga hindi ka muna para sa TV, basta nagahan na buhay ka, napapakayo ang pamilya mo, nagatrabaho ka ng marahal, yun muna. Doon ka muna mag-focus. Sabi mo, komedyante ka, pero nasubukan mo na bang mag-drama? Lumabas? Hindi pa. Hindi lang nagkaabot yung... Pera. Hindi. Availability. Availability. Si Joseph. Hindi. Availability. Hindi pa umabot yung mga timing, yung schedule. Pero ang dami ng sanang nagawa. Oh, Kuya Eddie, may tanong. Sige, Kuya Eddie. Okay, tingnan natin ang dramatic response mo. Mitoy, napapansin ko na for the last few days, ang performance mo going downhill. Ano man nangyayari sa iyo, anak? Going down? What do you mean going down, Dad? Dad, dapat ikaw ang sumusuporta sa akin. What do you mean going down? Dahil nang unang-una kong hinawakan ng pagiging manager mo, napakaganda ng iyong performance. May problema ba na dapat mong i-share sa akin, may chicks ba, o may drugs ba, ay, wala. O meron ka nagugustuhang iba? None of the above, Dad. Pwede sa drama. Pwede rin pala mag-drama si Mitoy, wala akong masabi. Oo, pwedeng-pwede, pero... Hindi yun lang ito yung sagot ko doon. None of the above, ito yun eh. Droga, o may problema. None of the answer is... Dagdagan mo TF ko, Dad. Kulang ba yung binibigay ko sa iyong allowance, anak? Well, kulang ba yung 100,000 isang buwan? Pera na yun. Ano ang pinakamahirap mong pinasok sa industriya mo na yan? Naging pagsubok mo. Kung hindi mo nagawa yun, hindi mangyayari ang karir mo yan. You see the boys? Kung hindi mo ginawa yun, tayo. Hindi ko ginawa. Paano mo naisip na kailangan pumunta rito? Anong naging daan mo papunta ron? Siguro yung mga nag-uudyok sa akin. Yung mga nag-uudyok sa akin na sumali. Oh, yung mga tao? Yes, yung mga tao mo suporta na, sige, kaya mo yan. I see. Siguro yun. Okay, isang tanong tungkol sa edad. Sa industriya sa Pilipinas, sa mga, yung mga manual labor, blue skill labor, blues, tawag doon? Blue collar. Kapag umabot ka sa certain age, i-determinate ka, tapos i-rehire ka,
sa entertaining ba, nararamdaman din mo yun kapag medyo may edad ka na, medyo put aside ka na? Oo, meron yun. Aminin natin, alam natin lahat yun. Alam natin lahat yun. Pero, kaya mito yung thing, well, isa lang pwede kong sabihin sa mga nagpuput aside, wala akong pakialam sa inyo sa magtatrabaho ko. At ito kayo iintindihin. Basta, you do what you have to do. Yeah, and you did it. Pinapanood ko yung The Voice noon talaga. Kasi kung makontrata ba sa akin, hindi ko babaliwala yung problema. Pero Mitoy, nagkaroon ka rin ba ng experience sa mga sikat na mga singer na parang naglo-look down o kaya nang lalae, parang something like sabihin, that. Nag-i-snub, alam nila superstar sila. Oh, parang hindi ka winiwer. Nakakaralas ka ba ng ganon? Hindi naman. Siguro nga, nakakalamang na rin yung edad ko para... Para tingnan nila ako pababa, eh, hindi nila kayang gawin yun. May edad na ako. Respeto na pagiging tao yung mawawala sa kanila pag ginawa nila. Wala akong na-experience ngayon. Pero may na-experience ka ba na parang kinabahan ka na makaduet ang isang singer na magaling? Nakatampan yung experience yung salitang kaba, hindi. Yung excitement. Challenge para ano, kasi baka sumabit, o diba? Oo. Laging gano'n naman eh. Kasi sabi ko nga, sa mga nagtatanong sa akin, laging tinatanong yan, di ka ba kinakabahan bago kumanta? Di ka ba kinakabahan bago kumanta? Nandun yung kaba. Dapat may kaba. Para ano mo yung sarili mo na sisiguraduhin mo yung gagawin mo. Dapat may excitement na mararamdaman na gano'n. Pero, once you release na yung first line ng kanta, yun yun. Sino-sino yung mga art singer na nagkaroon ka ng challenge na, naku, kailangan magkaling ako rito. Kasabay kong, ano, duet kami nito eh. Gary B. Si Gary B. Oo, yung meron kaming isang production number na Natutulog Bang Siyo. Natutulog Bang Diyos. Pero maganda ron, yung sa concert na yun ni Sir Gary, gawin mo yung style mo. Huwag mong gagayahin yung kung paano niya kinanta yung natutulog. Basta kantahin mo yan, as Mitoy. As Mitoy. Yun, mas maganda yun. Ano mo yung innovation? Oh, yes. Kung paano yung musician, no? Kung paano mo manta, kantahin mo. Kung paano ang tunog ni Mitoy, yung pa rin. Huwag tunog Gary B. Di ba? Ginawa sa concept. Oo. Ibig sabihin si Gary B lang talaga ang na-challenge sa'yo na makasabay mo siya. Ito recently, yung kami nila ni Sir Arnel Pineda, ilang beses rin kami nagkasama sa production. Oo. Hindi naman ano na yun. Pero sa akin, hindi ko naman isa-share yung sarili ko. Pero sabi ko nga, dapat galingan ko yung gagawin ko dahil si Arnel yung kasabay ko. Di ba? Pero hindi ko gagawin yun para makipagtunggali sa kanya. Ginagawa namin yun para mas maganda yung kalabasan ng production number. Ibig sabihin, hindi pala naranasan na yung isang singer talagang gusto maging mataas ang boss, nakipagpaligsahan talaga. Minsan may mga ganyan eh. Ano, makikita mo naman eh. Makikita mo naman. Sa ASAP minsan eh makikita mo biglang ewan ko lang. Oh, sa concert. Sa concert. Siguro kasi pagkakataon nga nila na 'di ba makakuha gustong lagay. Ibig sabihin yung lagay ang tinatawag nga. Yung moment ko maganda. Diyan ko to, ganun. Yung minsan yung iba, naranasan mo 'yon. Sa tao na lang naman siguro naririnig yun na. Oo, yung mga nanonood. Karaniwan at kadalasan yung mga spectator lang ang nagsasabi lang. Pero sa mga artist, wala yan. Wala. Siguro, ganun talaga siya. Kung ganun siya kumanta, di gagawin niya. Kung paano kumanta, yun lang ang gagawin ko. Pero, hindi ko sinasabing tataubing ko siya. Pero, di ba? Yes. Pinapatanong ni Mrs. Nakikinig siya eh. Hindi pa ako nalilig. Si Ai at Chris ang dalawa sa mga judges mo noon. Saan? Gaano ka-close yung kanya, di ba? X-Factor yan. X-Factor yan. Mali ang gano'n, ha? Irinis. Pinagatayas yan. Pinagatayas. Oo. Baka si ano yan, yung sumali sa Asian, ano, idol. Yan ang sinasabi nyo. Oo. Ito tatanungin ko. Yes. Bakit mo napili nga pala po si Leia Salonga. Siya kasi gusto ko eh. Leia Salonga na ano? Mapili na ano? Na coach niya. Ah, coach. Oo. Yes. Ah, si Leia? Tama. Siya ang matapa pala. Tama. Kuya ba? September. Kasi naman pa lahat kung gusto ko talaga si Leia. Pero ang hindi nagpapanalo si ano, di ba? Si Sarah. Ah, si Sarah. Hindi siya nagpapanalo ng ano yan. After a while, nagpanalo ta siya. Bakit kayo?
Bakit kaya? Ano sa paligay mo? Hindi ko alam. No comment. No comment. Tama yan. Mahirap yan. Pero, Mitoy, sino pa sa mga singer natin na gusto mong makaduet? Yun. Sino pa? Sa mga babae? Regine Velasquez. Sino? Hindi parang kapagtaasan ng boses. Yung makaduet. Makaduet. Isang ano rin yun. Yes. Sa lalaki naman? Sa lalaki, almost. Sir Martin, nakaduet ko na siya. Marami na nakaduet. Wala na siguro, kahit sino na. Kahit pa sino na. Kahit sino, masaya ako. International na. Na-meet mo na si Jessica Sanchez? Ah, yun. Hindi pa. Hindi pa. Taga ano yun, taga Chula Vista yun. Pa dito? Taga rito yan. Sinuportahan niya ng Asian Journal. Kami, oong mga Pilipino. Ewan mo namin kung nasa na ngayon, hawak pa rin yata siya ng American Idol. Siya pa rin ang mahawak ng mga ano niya. Kaya hindi masyadong visible sa mga Filipino community kasi American Idol, masyadong mataas ang presyo niya pag kinuha mo si Jessica Sanchez. Diba? Kaya panglahatan pag kinuha si Jessica Sanchez. Oo, kaya ganun. Question, Lisa. Sa international artist, meron pa bang gusto? Alam ba, lalaki? Or babae? Sino pa yung gusto mong maka-duet or makasama sa isang show? Kung meron. Sa Pinoy artist ka, kahit sino na. Lalo na sa mga American artist, kahit sino. Ang sarap nun. Pag may maka-duet ka, kahit sino. Oo. May nagtanong dito, Mitoy, nanonood ka rin ba ng mga teleserye? Oo. Pag wala akong ginagawa, hindi naman, wala naman ibang ibig sabihin, pero pag wala akong ginagawa. Oo. Ano daw ang pinanonood mong teleserye? Sabi sa kung talagang nanonood ka, Mitoy, sabi niya. Hindi, yung Passion de Amor. Passion de Amor. Medyo nagigising ko lang ng mga hapon na yun. Sa atin. Mainit na ano yun, parang nakita ko. Medyo exciting yun. Very exciting yun, oo. Kaya, maganda-ganda pala. Pero, Mitoy, ano ka ba? Religyoso ka bang tao? Religyoso? Hindi ko masasabi religyoso, pero nagdadasal ako. Nagdarasal ka? Naniniwala ako sa Diyos. Oo. Pero sa'yo, para sa'yo, walang masamang tinapay. Lahat, lahat okay sa'yo. Yan ang ano mo. Pero sa pagpo-produce, mamili ka ng magandang producer. Napaka-humble. Oh, siyempre naman. Paano ba natin mabipili ang magandang producer? Ayun, mahirap. Ako yun. Okay. Hindi ko naman sinabing produce ng show, produce ng pagkain. Okay. Lumalayo tayo, lumalayo. Mitoy, ano ba favorite mong pagkain? Na parati mo kinakain, ano bang hindi talaga? Hindi naman parati, pero pag mga special occasion, hinahanap po, kari-kari. Ah, kari-kari. Kalengwa. Kalengwa. Okay, winner. Winner si Sister Mary. Winner? Hinanda niya, kari-kari. Eh, ano yung binanggit mong dinuguan kanina? Hindi, masarap lang yun eh. Yung pinakamasarap. Yun ba yung ano? Hilo lang. Hilo lang yun. Pagkain niya ng kari-kari, nahilo siya bigla. Ah, nahilo? Na ano siya sa dinuguan? Ayun. Wala namang halong. Ay, may nag-text na naman. Ano ba ang ginagawa mong paraan para lalong gumanda ang boses mo? Disiplina lang. Anong, ano yung mga hindi dapat gawin, hindi ko ginagawa. Like, in general, yan. Do you smoke? No. Do you drink? Occasionally. Okay. Yan, sinagot na ng ating ano, ha? Oo. Yes, Kuya Eddie. Salbahe ka, nakalagay, Hindi na ba? Yung mga nag-text sa ating mga... Salbahe rin siya. Salbahe daw ito si... Daming tanong rito, grabe. Oo. Okay. Mabuti tayo bukas mo. Sabi nila, Mitoy, Kuya Eddie is asking, sabi nila, for every success of a man, there is a woman behind it. Meron, can you say something about it? May comment ka? Totoo yan, tingin mo sa likod ko. The answer is... Can you please elaborate? The answer is at my back. Can't you see? Oh, wow, siya pala, okay. Saan mo nga si Mrs. Naman? Yan, nasawa ko, love ko yan. Ma'am! Paano kayo nagkakilala?
Oh yan, ako interesado. Naman, no. Interesting! Sige! Pinasok niya ako sa kwarto. Ala, naku! Sinuwersa niya ako. Kumakanta ka na ba nung magkakilala kayo? Kumakanta ka na ba? Ah, narinig yung so, yung something like dahil sa iyo? Masyado nga. Tapatayin lagi. By the way, live din tayong na didinig sa Barkadahan channel ni Ate G at sinasimulcast tayo. Kasi nagulantangan lahat dahil sa pagdating mo rito, ano, Midoy. Ay, nagulantang ako, ganito pala kahaba. Oo nga eh. Merlin, may sinasabi ka ba, Merlin? Lagay mo sa mic. Yes, anong nagpapaalam na po sila. Ah, nagpapaalam na sila. Yes, oh, gabi na po. gabi na po. Nakita mo naman, ang mga mata nangangalumata na. Pwede naman. Are you the manager? I am the manager of Mr. Vito Yonti. Oh, what? May bago ka. Oo, naging manager mo na ka. Eh, aalis na yan. Tapos agad yung mga... Pagbalik mo rito, hindi na yan. Wala na. Pwede naman magpaiwan si Mito. Ihatid na lang natin mamaya. Ihatid. At meron tayong mga ano rito eh, sa mata yung nilalagay para gumanda. Maraming salamat sa inyo. Yes, maraming salamat, Mito. Radyo Filipino, Amerika. Promise ha. Pero bago ka umalis, Mito, kailangan eh... ma-picturean ka namin dito para sa Radyo Filipino America. Parang remembrance lang po para sa atin, okay? Yes. Okay, mukhang nag-stop ang ating
Okay, open lang natin. Thank you. Thank you, Mitoy. Yes, thank you very much, Mitoy. Thank you. Okay. Andito pa rin ho si Mitoy. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Showbiz Watcher Radio Show. Yes. Magpatugtog muna tayo ng mga ibang awitin. Ngayon akong naririnig dito sa aking puso, tila ba may bumubulong na yakapin mo ako? Dama naman ang ganda ng hangarin sa'yo. Bakit di mo pagbigyan na ibigin din ako? Noon pa man aaminin ko, minahal na rin kita. Hindi ko lang masabi pag kasama na kita. Ang pag-ibig kong inaalay sa'yo, mga kaibigan, yan po ang awitin ni Mr. Mitoy, Yunting, Pangakong Tapat, and hello once more, ako po si DJ Liza Javier, at narito, nagbabroadcast, at siguro napakinggan nyo ang aming napakasayang interview kay Mr. Mitoy, Yunting, at babatiin ko naman ngayon ang aming mga patuloy na nagla-like sa aking mga features. Ay, ang saya-saya, bonggang-bongga. Hello, Ate G. Lagak Agustin, ng Gippsland, Australia. Kamusta kayo dyan? At siyempre si Kuya Tony Legman, ang Radio Filipino USA, at si Ate Alice Yuson. Thank you sa mga nag-likes. Anyway, napakarami ninyo. So, meron pang nag-text sa akin sa Target, si Carex Kayayong ng DWAD Target. At babatingin ko na naman po ang aming admin na si Sir June Ferrer ng Radio Tirada Balita, at ang aming mga kasamahan pa, ang Radio Tirada Media Group. Hello sa inyong lahat dyan. At ang success na natamasa ko ngayon, ang award na aking natanggap dito po sa Gawad Award dito sa Amerika, dyan sa Hollywood, ay para po sa ating lahat, at maging naway ito'y maging inspirasyon ng mga lahat ng broadcaster, internet radio broadcaster na katulad ko. Keep it up, huwag kayong susuko. Meron man kayong naririnig na kung ano-ano, basta
ilagay lang natin ang effort natin, mag-effort tayo, keep on, at patuloy tayong kung magagawa natin yung mga public service, mga hindi lang yung mga sa bagay, kanya-kanya naman po ang tao. So, nasa sa'yo yun, kung sino ang gusto mo itulungan, katulad ko sa amin sa Radyo Tirada Balita at dito sa Radyo Filipino Americas, sa Showbiz Watcher, siyempre si Kuya O.G. Cruz po, siya ang kanyang main po sa kanya yung mga, siyempre, showbiz entertainment po, ang kanilang usually nasa program po talaga. At mga sikat na singer or batikang artista. At syempre kung sino pa yung mga pasikat. Unlike naman sa aking program diyan sa Radyo Tirada Balita, diyan po sa Osaka, Japan, ako po ngayon ay narito sa Amerika, sa San Diego, dito po sa studio ng Radyo Filipino America, sa Showbiz Watcher ni Kuya O.G. Cruz. Actually, napakarami pong DJs dito. At syempre, lahat po kami nagsusumikap na magbigyan kayo ng magandang mga impormasyon at mapasaya kayo sa aming mga pinatutugtog na mga musika at sa mga inyong mga nire-request. Ako naman po ay isa rin pong musician. So, ang aking mga musician friend, babatiin ko sila. Sila Vivian Hernaez. Ato nga pala si ako napakagandang awardee din po si Miss Laila Hermosa. Kamusta po? Kamusta? At nakasama po siya sa dito sa press con namin dito. May naging press con bago po yung Gawad Award America Awards Night. So, nakita ko siya sa personal at napaka-humble po. At ngayon nga lamang po, katatapos lamang naming makasama, makapanayam si Mr. Mito Yonting. Kilalang-kilala niyo siya, di ba? At napaka-humble din po niyang tao at wala siyang pinipili. Kahit pagod na siya, medyo go on pa rin. Talagang nakakabilib. At oo, sandali ha, may nag-text. Mga kaibigan, salamat nga pala, magpapasalamat na ako sa mga nag-likes ngayon. Napakarami niyo, kung babanggitin ko kayo lahat, siguro kukulangin ang oras ko. Anyway, some of those kailangan ko talagang batiin, especially mga major na sponsors, mga kaibigan. Thank you, Anthony Olisa, sa likes. At syempre, sino pa? Si Sergio, nabati ko na. Sa Canada. Hello, Kuya Jerry Santos. At salamat sa like. Sana nagpunta ka rito sa San Diego. At Ate G, kanina pasensya na medyo marami kaming DJs dito ngayon sa Radyo Filipino America dito sa station, sa Showbiz Watcher. Nag-join po yung mga DJs dito. Actually, ilan pa nga lang yung narito ngayon. Kung nagkasama-sama, well, siguro nahirapan tayo. Anyway, basahin ko yung mga message nyo, ha? At si Kuya Tony Lagman, see you, andyan ako. At oo nga pala, si Miss Emma Cordero na bumalik na sa Japan, nag-message siya. Thanks daw, I arrived now. Take care, let's talk when you arrive. Oo, mag-usap tayo, Miss Emma. At isa rin po siyang awardee, si Miss Emma Cordero. At kaya lang, wala na po siya ngayon dito sa US. Nakabalik na siya sa Japan. Isa po siyang director, concert music producer, songwriter. At meron din siyang music international cover, recording company, is it? Oo. At yes, kababalik nga lang niya, katulad ng sinabi ko. At ang kanyang kategory na, ano bang kanyang nakuha? Pagbalik na lamang po ni Kuya O.G. Cruz dahil siya ay pansamantalang nag-take over ako. So, ako muna ang pakinggan nyo. At anyway, talaga pong itong Gawad Award is malaking opportunity sa isang katulad ko. So, kahit nagaling ako sa malayong-malayo, imagine, 11 hours sa yung sinakyan ko aeroplano, Asiana Airlines. Pero,
talagang ang hirap din pala nung masyadong malayo ang biyahe, parang nakakapagod. Ilan kaya sa atin ngayon naka-experience na pumunta ng US? Eh, hindi ko lang alam kung from Philippines to US kung ilang oras. Kasi galing ako ng Japan. From Japan to dito nga sa Los Angeles, it takes 11 hours. So, meron pang stopover yun. Nagmula ako sa Kansai Airport. Pagkatapos nag-stop ng 1 hour, bali 1 hour hanggang sa Seoul ko, sa Itaewon. Pagkatapos noon, di change na naman ako. Yun ang 11 hours. So, bali siguro umabot din ng 12 hours. Kaya talagang nakakapagod. Anyway, nag-enjoy naman ako dito sa stay ko dito sa San Diego at syempre sa Gawad Award. Yan kasi ang main na purpose ko. Why I'm here dito sa... Bakit ako nagpunta dito sa US, diba? At ang mga kaibigan ko talaga naman super support sila. Ang mabait nila. At dito sa San Diego, dito sa Radio Filipino America sa station. Especially Kuya Oji Cruz at Miss Merlin, si Miss Merlin Reeves, na co-host ni Kuya Oji Cruz dito sa Showbiz Watcher. At sa inyo, ang Showbiz Watcher din nakuha ng award. Siguro nabanggit na sa inyo ni Kuya Oji Cruz. At syempre, itong Radio Filipino America na nabigyan din ng parangal. The most outstanding radio station of the year 2015 ang Radio Filipino America. Yan po, ang galing-galing, di ba? Talaga namang Hans. At syempre, hello, good morning sa ibang lugar, good evening din sa ibang lugar, at syempre good afternoon din sa hello Chica Rica. Kamusta ka na? At kahapon kasama natin, kahapon ba 'yon? Basta kasama namin siya sa program. Syempre itong Showbiz Watcher ni Kuya Oji Cruz, kasama niya si Chica Rica, nagkakaroon sila ng Batian Live. Diyan, nasa Saudi Arabia siya, sa Dubai. O, bonggang-bongga. At ang iyong hello din kay Che Garcia. Okay. At okay, back to you, Kuya OG. Yes, teka lang. Teka lang daw. Meron pa tayong guest. Yes. At Ate Gia, thank you. Thank you sa lives mo palagi. At Kuya Tony Lagman, see you talaga. Paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo. At meron naman tayong guest dito. Ang okay, ipapasa ko na muna kay Kuya OG Cruz. Back to you, Kuya OG. Yes, oo. Yes. Hinatid lang natin si Amitoy Yonting dahil unang-una, first time niyang nakarating ng Radio Filipino America. Pero at this point in time, meron naman tayong another guest, isang singer. Na from San Diego, syempre, isa sa mga pinagmamalaki natin to, di ba? Magaling tong kumanta. At kasama rin siya kay Jet Madela. Wow! Mm. Yes, si Micaela. Hi, good evening! Micaela, ano ba ang ano mo? Ano ba yung full name mo, Micaela? Teka lang, kapag tumulog to, okay. Yes. My full name is Micaela Lorraine Marquez. Wow. How about your showbiz name? What is your showbiz name? I don't have one. I just go by Micaela. 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 Ang ganda ng accent. Yes. It's Micaela. Are you a Pilam? A Filipino-American? Yes. Yes. Bonggang-bongga ang dating. So, mapapalabang ka rito ngayon. DJ Lisa tayo. And also, kasama rin natin dito si Kuya Eddie. Oo, Kuya Eddie. Hindi, okay lang. Kasama rin natin si... Konti. Are you Bisaya? I understand. Ah, Bisaya? Understand. Yes. Konti lang. Bisayaan mo, Kuya. Oo. Hindi ako marunong Bisaya . Saan sa Bisaya? Mm-mm. Romblon. Maraming marmol dun. Okay, paano pang Bisaya ng Romblon, mother dear? How can you say, paano sabihin yung magandang umaga sa Romblon?
sa Bisaya? Ay, pareho sa Cebu? Ha? Ay, Ilongga pala. Okay. Yun na. Narinig niyo kaya? Wish ko lang. Do you go to school, Micaela? Yes, I'm currently a senior. Senior? What grade? What grade? 12th grade. 12th. 12th grade. Ah, nako. So, graduating. Graduating next year. Next year. Okay. Oh. So, what is calculus? Calculus? It's math. Bisayain mo, kuya. Hindi ko alam. Dugay ka na sa Amerika. What age did you start singing? I started singing when I was like 5 years old. Oh, 5 years old. My tita came from the Philippines. Mm-mm. We were at my dad's sister's house and she brought the magic sing with her. And that's when I started to sing. And my first song was 500 Miles. 500 Miles? How do you sing that? A sample. A sample of 500 Miles? Yeah. Yes. I don't remember the lyrics. If you miss the train, I'm on. Chorus. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You will hear the whistle blow 500 miles. Yeah! Galing ka! New version na yan, hindi na yan yung ano. Because DJ Lisa is a musician. Yeah, I do. Do you play any instrument, musical instrument, Micaela? I play the piano. Oh, you play! Ako namang keyboard, pero it's almost the same. It's almost the same. Oh, kasi I play yung meron ng mix katulad ng Clavinova, so I can play alone. Parang with bands ka na nun. May drums na yon, may bass na yon, and just you can play on, may mic ka, tapos ayan, kakanta ka na. So, hindi lang yung piano, kasi piano kailangan talagang technique ko dyan eh. You have to, kailangan mag-effort ka talaga dyan to, para magandang-maganda, tsaka feel na feel mo, di ba? You understand Tagalog naman, di ba? I understand Tagalog. No, que por qué todo en la hora canicular con tu hermano? I'm just joking. Yeah. Que hora? Que hora es? Anong oras na raw? Alam pala niya, habla Espanyol. Habla Espanyol. Para ka naman Espanyol, pero medyo parang Indo rin ang ano niya. Yes. Do you have any favorite Filipino singers? Micaela? Filipino singers? I usually look at like Sarah Geronimo. Who else? How about Leah Salonga? Yeah, I watch her on The Voice. I watch it now. Ang favorite niya talaga si Sarah. Kasi any questions? We can get Sarah, but we can get Leah. So would you be interested in having a concert with her? Oh my gosh. Congratulations. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang ganda ng outfit. Yeah. Talaga. Pang ano talaga. I love. Do you have any plans to join The Voice Philippines, if ever? Hopefully, if I go to the Philippines, like, I want to try and pursue something there. Maybe, if anything can happen, so, yeah. Mm-mm. Nakapunta ka na ba? Anong last time mo na you have been to the Philippines? Last year, I was in the Philippines. Around July and August. July, August. Mm-hmm. So, anong ginawa mo sa Philippines? Did you sing there or what? Oh, like at the different bars. Family and stuff. No, because I haven't been there since I was like 5 years old. Mm-mm. So, it was like a different experience for me seeing my cousins again and like reuniting with my tita and Pito. Mm-mm. Yeah, it was really fun.
So, ano yung memorable na ano mo sa Philippines? Oh, na experience mo? Oh, memories. We went to, like, the food. The food? Yeah, the food. Yeah, we went to Tarlac, and there was this place, kind of like boiling crab. It was like all shrimp, and like, I don't know. I just really miss my cousins there. I think that was the most memorable because I don't really have cousins here. Uh-huh. So they're all in the Philippines, so I'm like, I want to live there. Masarap doon, totoo lang. Pero masarap din dito. Yes, oo. How about your singing career? Did you try to use your singing career in the Philippines? Well, I took vocal lessons there for a little bit. When we were there for like a month, and then just going around singing at like Laugh Line and like... Oh, Laugh Line. Just punch a little... Line. Yeah, Punchline. It was really fun. Comedy Bar, did you say? Yes, Comedy Bar. Somebody text us now, why Sarah Geronimo is your favorite singer? Oh, that's a good question. Yes. That is a good question. I really admire Sarah Geronimo because she is so diverse when it comes to her music and the music culture itself. Like, she's open to any type of music. So she goes from like Michael Jackson to like, you know, pop, ballads. Like, she can sing everything, and she's just really open with herself, and I really like that about her. And also, Sarah Geronimo, she is not only a singer, but a movie. And an actress. Yes. Yeah. At maganda. Oo, maganda siya. At marami siyang mga TV, pelikula na kumita, making in the box office, and also in songs. So, gusto mo rin ba, ganun na mangyari sa iyo? Are you following the step of Sarah Geronimo, if ever? If ever, we'll see. Hopefully, like, I just want to finish, like, my education and stuff first, and then from there, see where I end up. Education first. Yeah. Did you try to study our language, our Filipino language? I didn't take any... Oh, you mean like in Tagalog, how to speak Tagalog? No, I just learned from my parents. Yes, but can you talk fluently in Tagalog? What? In my head, like, konti lang po. Konti lang po, Magalang pa siya. Magalang pa siya, may, konti lang po. Kaya pagtanong mo, ay, Bisaya? Pero pay-up siya, di ba? Galing ng accent. Ang galing. Oh, by the way, have you learned any Tagalog song? Oh, yes. Yes? Oh, ah, really? Anong Tagalog song have you learned? Like, bukas na lang kita mo. Oo, lalim sa lucho. Ako, ang hirap no, lalim sa lucho yun. Kaya na yan. Go girl. Lalim sa lucho yun. Talagang kayang-kaya mo yun? Yeah. Oh. Talakpan natin. Sige, go, try mo yeah, na. Tingnan nga natin, pahintan nga natin. Kung talagang kayang-kaya niya isang Lani Mesalucha na ang favorite niya ay si Sarah Geronimo. Hindi si Lani, ha? Patay tayo. Actually, favorite niya kasi yung bukas na nakita mama lang kinakanta mo. Favorite niya yun, di ba? Pero alam mo, napakagandang kanta nun. Oo, totoo. Ang hirap kantahin nun, no? Pag hindi ka... Ako hindi. Ano lang, pinakikinggan ko lang siya. Kaya madali lang pakinggan. Ako lang kinakanta ko pag walang tao. Pag walang tao? Oo, ang taas-taas na. Saan ko ba yun? Hindi, kasi kami mga musician, pwede namin babae yun eh. Through your key, di ba? Halimbawa, ang original na key, para sa mga musician to, yung original, wag yun, kasi hindi mo pa. Kung hindi mo abot, pero kung abot mo, why not? Go ahead. Diba? Pero ako, I usually make it down upang hindi ko kaya. Pero ikaw, Michaela, ayan naman. Dahanggan natin. Yes, go, go, go. All the perfect. Ang mga nangyayos, right? Please, Michaela, bumati lang kita mamahal. Sa di tamang panahon,
bakit ngayon ko lang natatagpuan ang isang katulad mo. Sabi nga ni Leia sa loob, kailangan kailangan medyo ramdam na ramdam dito sa balat para ano. Madalas ka bang manood ng The Boys Philippines? Diba? May mga ano sila, nagbibigay sila ng opinion doon kung bakit kailangan may emotion. Hindi basta bibira lang ng bira, birit lang ng birit. Kailangan na ramdam sa balat. Ano mo? Parang di ba ano ba nangyari sa iyo? Parang tumayo yata yung mga balikin mo. Wala pa. Dahil kay Micaela. Pero alam mo, pag pumasok ka sa showbiz, kailangan yung pangalan mo konti lang. Parang madaling matanda. Yes, correct. At saka yung Micaela, parang ang sarap. Micaela. Oo. Mas ganun. Isang ano, pati yata yung pangalan mo. Di ba? You have surname. Yeah, you have whenever you perform. Simple as that. Bagay na bagay sa aura niya. Yeah, oh, Micaela! Sorry po ito ni Eddie Orgia, hindi kita ina. I don't want to offend you, pero... talaga naman. Pag napapasabok ako ng English dito, nagdudugo na ito. May tabu tayo dyan. Don't worry. Nandiyan yung tabo. Pag ipatay na ko ito. Oo. Huwag ka mag-alala. At nandito lang si Kuya Eddie. Naka, ano sa'yo, nakapantay. Diba? Thank you, Kuya. You're an angel. You mean the devil? No, I don't like the devil. Do you know our guest a while ago? Mitoy. Mitoy. Oh, yeah, do you know him? Hindi kinakita ng clue. Kilala mo ba siya? Nakikita mo ba siya? Or, yung totoo lang, ano nanonood ka ba ng TFC? Oh, yes, I watched TFC. Yeah, so, pero kilala mo si Mitoy? I've seen him like once or twice on the TV. On TV? Tingnan natin, check natin kung check talagang natin. Kilala kung showbiz o hindi ah. Anong show? I don't remember. Hindi na nga. Oh, naman! There's a show that I don't remember. Oh, yeah. I don't remember. Is there a show name I don't remember? Oh. Dementia. Dementia. Yes. She's suffering from dementia. Amnesia or Because it's too young. It's too young pa siguro. Kasi baka ang pinanood niya more on American, ano yeah. Diba? He sounds like Air Supply. Foreigner. Mm-hmm. You know, our age group, the 60s. Sound alike. Sound like April Boy, April diba? Ginagayang niya rin si April Boy. Hindi namin alam kung kilala mo si April Boy. I know April Boy. I know April Boy. Anong kantang alam niya? Alam mo sa kanta niya? He's the one that wears the hat, right? With the sunglasses? Saan naman in the male singer sa Pilipinas, sino naman ang mga may nahanga ang kaba? Wala naman talaga. Like favorite? Yes, favorite.
Eric Santos is really good, but I also... Akala ko Gerald Anderson. Hindi, Gerald Anderson. It's my neighbor. Hindi, singer yun. Gerald is my neighbor. Yeah. He was the, ano... Ex. She was the ex of, ano, di ba? Oh, ex ni? Ni Sarah, di ba? Oh, yeah, Sarah. Sarah Olsen. Kaya, you guys have to chismis na. Madami yun, maraming naging ex yun. Si Gerald. I also really like Jen Modelo, though. Like, I just did a show with him. Yes. Like, 2 weeks ago, October 30th. And he has such an amazing voice. Yes, I saw that concert. We were there, yeah, in Radio Filipino America. Kaya, yes. Mm-hmm. Is it true your coach now is Joel Mendoza? Just for For a while. Yeah, just for a while. For a while. Have you learned something to him? Oh yeah, I learned really? A lot of things. Really? 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 I'm just joking, Joel. Yes. Joke lang. Is that question loaded or something? Gusto lang yan. Hindi. Hindi ba? Parang nag-aralan siya how many hours? We went from like 10 minutes? No. We go from like 2 hours or 4 hours. It's like a really long practice. But it was really effective. Like more than I've learned from like other teachers put together. Yes. Anong tinuro sa inyo natutunan niyo? What have you learned to Joel Mendoza? Okay. Joel Mendoza now is listening. Hello, Joel. He taught me breathing, he taught me timing, how to breathing. My posture on stage. I have that. You would think that he's... Hello, Annie! How about side over here, mother? Mother. Mother. Yeah. Maganda rin si mother. Si Joel nandito na. Dati naging guest namin si Joel Mendoza. Oh. Yeah. So, yun ang mga tinuro sa'yo ni Joel Mendoza. Mm-hmm. Wow! At isa eh. But of course, like, different, like, techniques. Mm-hmm. Different way of teaching. I see. Mm-hmm. Okay. May tanong dito. May nag-text dito. Do you have boyfriend already? No. She has to say no, ma. No. Mother's... Let's say wala rito. Wait, yung nagulang mo. Mother. Okay, wala. I mean, a lot of friends. Friends only. And a girl as good looking as you are. Yeah. We don't believe that. The guys around you must be cross-eyed or blind. Yeah. Parang like the bus nito. The bus. Oh, showbiz watcher pa eh. Pardon the questioning, but this is showbiz. Showbiz na yun. Yeah. Here we go. We're getting into the... Dark web. The rough road. Para sa kanya. So, rephrase the question. What kind of qualities are you looking for? If should one guy come up to you and say, "Hey babe, let's hang out." Mm-hmm. What would be the qualification there? Or characteristic. First, second, third. What? I don't know. He must be a Filipino, American. Do you have a preference for Pinoy or? I'll just say I'm like I'm only 17. Yeah, it's graduating. Kumbaga sa atin parang fourth year high school na siya, di ba? Graduating. Di kasi six. Ah, sa bagay may ano na ngayon. Can I make a recommendation? What to look for? First thing you're gonna ask for, what's your checking account number? you gotta find out if it's got 3 figures, 6 figures. Tapos may house and lot ka ba? Oh, yes. May good, anong trabaho mo? Hindi, so that, 17. Do you have any recording song already? I actually don't have any record. Like, I have this video on YouTube and it has like a couple of thousand views. But that was taken when I was like 13 years old. What kind of video is that? MTV? I
MTV? Oh, no, It's on YouTube? Yeah, it's on YouTube. Yes, what's the format? Just like an MTV, you need to portray a role and then while singing. Oh, no, it was a music video. It was a cover of me singing. And it got like 17,000 views like that. Wow, 17,000 views? Something like that. 17,000 views. Yeah. Who plays the piano? No, I wasn't on the video. Yeah, on the video. No, the guy that made the video for me was playing. How about the song? Is it original? Or oh no, it wasn't cover. Original. It was a cover. Yeah. Cover. Who's the song? It's called "Glad You Came" by The Wanted. Okay. Okay. We have a question here. Do you watch Filipino TV shows? Just like TFC or Pinoy TV? Mm-hmm. I watch TFC. Well, I usually look at like the music shows like ASAP and like... Mm-hmm. But I also watch De Los Arias. I just forgot the name of the titles. What is it? The one with... What? Remember? Who is your favorite De Los Serie lead star? Male or female? Male or female? What's that one show, Mom? With like, hey, Mom. You only watch once. You can easily forget. There's so many like. What? There are so many, but you did not. Okay. If you were to compare the American style teleseries like Friends to what they offer from the Philippines, what's the first thing that you notice is different style type? I never watched Friends. Or I mean something like American. Made here. Yeah. I don't know, there's a lot of crying in the teleseries. Complicated relationship. Yeah. Complicated relationship. Like that is what you call pull up emotion. Oh yeah. Drama. Yeah, drama. Puro pahirap. So does it stretch you out? You get stressed watching all the crying and the screaming and a complicated role. Or do you feel so corny about? Oh, really corny. It's kind of corny. This guy's recording. Kayo mga nagpo-produce na rin kami. Corny pa. This is. I enjoy watching. Oh, she's backtracking now. Pinapanood niya yung ASAP, di ba? Kasi ASAP yung mga... Yes, hindi, sabi rin niya, favorite din niya yung mga teleserye. Oo, sabi rin niya gano'n. Parang favorite lang niya. Favorite. Parang. Kaya lang eh, hindi niya ma-remember. Pero, I remember like the really old ones though, like Bituin Walang Ningning. Sarah Heron. And then like that Bobo with Anne... What's her name? What? Bobo? No, Bobo. Remember the wolf and a lobo! Lobo! Hindi bobo! Lobo si Angel Locsin. Angel Locsin. Piolo. It's all about love. That's lobo. Medyo wolf of her. Are you very emotional or you feel corny when you got emotional? Oh no, I do get emotional when I watch them. You cry? Yeah, with my mom. With your mom? Why? I believe your mom will always cry. I like drama. Aside for singing, do you have any interest in movie acting? Yeah. Or a teleserie, portraying a teleserie role? Well, I'm always interested in trying new things and taking new challenges. Uh-huh. So I'm open to anything. I are open to anything. Yeah. As long as it is about showbiz entertainment. Yeah, I'd love to be in the music industry or showbiz industry. Mm-hmm. Have you tried any contest here in America? A music contest? Like, I'm starting from local contests and going up to LA, but so far that's
I've just been in school. I want to face it. Oh, I see. Do you have any plans? Let's say, sumali sa mga singing contest sa Philippines naman. In the Philippines? Probably The Voice. Like, I want to join The Voice here in America also, but probably The Voice in the Philippines. In the Philippines. Mm-hmm. Oh, what do you think is the difference between The Voice America and The Voice Philippines? Which is more challenging? I don't know. I guess both are challenging in their own ways. Different people give different critiques, different judges, so they all have different expectations. Do you believe or think that the Filipino judges are a little bit more easy and a little bit nicer to the contestant, talking about like Simon Powell that really gonna tell you, hey, you don't have, you know what I'm saying? No, I truly believe that what they feel the contestant needs to hear, like they say it. Like, I watch Leia give, you know, her critiques, and it's really like what I would think too. Like, she's very like assertive but kind in a way that they need to improve on what they need to do on stage. So I don't think like they're being too nice or anything. I think they're just right. I don't think they're too easy. Okay. Maybe in the future, do you have any plan to stay in the Philippines to maybe to continue your singing career, because you have more opportunity there instead here? There's a possibility because my parents are gonna go there for retirement. So a lot of my family is there too, so I wouldn't mind moving over there. Kasi rito mahirap ang competition sa America. Oo, mahirap ang competition. Isn't it? Here, it's too many. It's really hard. Mahirap dito? Marami eh. Bawat state may mga panlaban sila. Sa Pilipinas, maliit lang ang Pilipinas eh. Well, halimbawa kung nag-talk siya ron, pagbalik niya rito, iba na naman yung ano. Pero if you notice though, that most of the talented ones, really talented ones, made their names outside the Philippines. You're talking about Anel Pineda, what's the name of the... Charisse. On Sound's one, Charisse. Okay. So they probably, if you have the talent, you have more chance here. Yeah. I don't think there's like any closed doors for anyone. I truly believe that if you just really work hard and, you know, you set those goals for yourself, then you can get anywhere you want to be and achieve it. Do you believe in luck? In luck? Yes, I believe in luck. Yeah. Saka yung may oras din yan. Tamang panahon. Right time, right place. Pero just keep on. Gawin mo keep on going. Kung gi-give up, try ka lang. Never give up. Do you still studying voice lesson, something like that? Well, my last teacher was Joel Mendoza. And that was just like a couple weeks ago. So right now I stopped. I had like three lessons with him. I see. So, okay. Itatanong din natin about may dun sa the concert ni Jed Madela. Something happened there. You are also involved there in that issue. What issue is that? I don't really know what went on. I was like confused myself. Yeah. Cuz I guess I was supposed to sing two songs. Yes. But then like the music guy told me I was not going to sing two songs and that I was just going to sing one song because I was supposed to do a duet. Yes. And then that didn't happen because there was no CD. So I ended up just singing. Who told you that? The guy that was in charge of the music. I thought it was Joel Mendoza, not Joel Mendoza. Oh, no, he told me too that there was no CD, but then, I don't know, it just got like really confusing. And then, do you believe in him that he forgot the CD? Yeah, I believe that. Oh, really? Yeah, because we notice about the issue about that. Kasi, sabi ni Joel, okay, kakantahan kita, kaya lang, parang nahihiya kang mag-stay ron, di ba?
Oh yeah, I didn't know what to do. I just thought, you don't know what to do, di ba? Kakantahan ka niya, pero parang, thank you. Ayaw mo, kasi parang andating. Ikailan ba kandito ka pa? Thank you. Di ba na, mother, di ba na halata ko yun eh? Oh, di ba, ganun yung nangyari. So, hindi na nandiretso yun. Thank you. Kasi nandun pa rin si Makaele, di ba? You're still there? And I'm just confused. Yeah, I just know I was supposed to sing two songs, and then that happened, and I just went off stage because I felt awkward standing there. So you were confused at that time. Yeah, I was just really confused. Yeah. So, what can you tell about that issue? Now, your name was dragged in this kind of controversy. Yeah. I didn't really like. It didn't really affect me. I didn't really take it, you know, into like my heart or like, cause it wasn't really much of an issue for me. It was just a song. So yeah. I just left that to them. Between Annie and Joel, sino mas pinaniniwalaan mo? I don't know. They're both really nice. Auntie Annie's really nice, and you know, Joel's really nice. I don't take any side. Do you have any plans to get the services of Joel Mendoza to be one of his talents? It's a possibility. Like again, like I'm always open to new things and just trying new opportunities that come my way. Did he offer you? No, he didn't. Not yet. I see. He's told me about it, just, you know, what he does, but no offer. I see. Nako. Wala pa pala. So, ano bang gusto mong mangyari sa showbiz? I mean, sa showbiz career mo? Ano yung pinakagusto mo talagang mangyari? Just... What do you expect in your singing career? In my singing career? Well, if I do make it, I just want to be able to inspire like younger kids who are like my age, and I just want to be able to tell them that with the hard work and, you know, if you dream and work hard, that you'll get to where I got to be. I just want to really inspire, you know, with my career. Are you friends with Alicia and Catrice? Oh yes, I'm very close friends with them. Yes. I love them both. You love them? Wow. Hindi showbiz yun, ah. No. No, not showbiz. No. Do you see each other? Oh yeah, we see each other often. Hi and hello only? Oh, no, we're really close. Yeah, close friends. I see. Who's the best among the two? They're both really good. They're both different when it comes to music. Like, I see. They're very diverse. Before, you're doing a trio, isn't it? Oh, no, that wasn't me. Who is that? That was Catrice, Octa, Lexi, Alesha. And the beauty queen. Yeah. My other sister. Yeah, the beauty queen. By the way, do you have any tendency to join the beauty camp contest? No, like I've been offered like, oh, you should try this pack. Yeah, why don't you try it? I don't know. I'm like small and like awkward. No, you can. What is your height? I'm like 5'2". 5'2". Yeah. But you're only 17. Maybe. Oh, yeah. I think you still have 1 year to... to earn more. To drink more milk. Yeah, drink more milk. Drink more. Yes. Starting tomorrow. Starting tomorrow, yes. Uh-oh. So let us see how tall you can be after those. Saan mga nasalihan mo ng mga concert dito? Concert here in San Diego? Yes. Or just like in general, like what have I been about? Concert with the famous singer from the Philippines. Oh, okay, so Jed Medela is one. Yes. Eric Santos is another one. Uh-huh. What
There are so many. Rico J. Puna? No, no, no. Noloy Zuniga? Noloy Zuniga was fun. Oh, I see. Mabibigat na rin yung mga kasama. Michael Ligo? Michael Ligo. They did a concert together. Mm-hmm. I was a part of that. And Michael Ligo is a good director. Oh, yes. Oh. He's really good. Yeah. It's a good coach. Galing. Galing din yun. Oh, Michael Ligo. Michael Ligo. Who else? Di ba nagpunta rin dito? Oh, Angeline Quinto? Angeline. Oh, wow. Magaling din. Okay, Angeline Quinto. Angeline Quinto. Isa Seguera. Wow. Wow, galing did niya. Did you try to sing that song pagdating ng panahon? No, not yet, but she sang that song and her voice was so malamig. Nice. So, yeah. Ah, about pusong bato, do you know how to sing? Alon. I don't remember the lyrics, but I know that song. Yeah, because it was a monster hit song in the Philippines. Yeah. Pusong bato. Di ba na-interview mo si Alon? Yeah, si Alon, yeah. Pero you haven't tried to sing that. I have. With like my friends, like on YouTube. Let's try. Yeah. He'll say it again. Diba? Oh, paano ba simula nun, Lisa? Wait, hindi na. Dementia. Dementia na. Wala galit si Alon. Oo, hindi mo na alam kung paano kantahin yun. Ano na lang sasabi? Yung ano lang, yung chorus lang naalala ko. Ah, naalala mo. Pero yung simula, hindi mo naalala. Medyo, kasi ang start niyan, pag hindi mo inaano, hindi mo inaano sa piano. If you don't do that on piano also, you won't remember all those sometimes, it depends on the song. Minsan first, second. Lisa, minum ka ba ng gamot? Hindi naalala mo. Meron pang gamot sa meron siguro. Memory loss. Oh, Jinko Bailova. I'm just kidding. Jinko Bailova. Oh, Jinko, you're so upset. Tatalino ko na gusto niya. Alam mo, di ko alam yun. Hindi, wala ko yun. Hindi nga ako nakakainan na kaya pala nagkakutan ito. Ano ba ba? Meron talaga siya ganon? Ayan! Manalala ko na. Sabi mo noon sa akin, kailan may di magbabago, taniwala naman sa'yo, ba't ngayon iiniwan mo? Bakit nga ba? Ay, everybody! Hindi mo lang nalit sa'yo, ako'y di makakalit. Parang pusong bato na lang dinig ko sa'yo. Yung pretend lang alam niya. Mag-isip ang matigas mong damdamin. Everybody, ayun na naman! Di mo lang dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog, buhat ng iyong lokohin. Kung ko'y huling iibig sa hindi maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Again. Did you understand the lyrics? Okay. My heart being hard. Yeah. Yeah. Stone like hard. Rock. Rock. Do you find the song very cute? It's okay. It's cute. What about it? And then, pero kasi yung something na you feel sometimes. Depends on the situation mo. And also, it's 18 ages. Hindi kahit naman siguro, medyo may pagka, may pagka pang-bata talaga eh, di ba? PSI lang, di ba? Oo, pang-bata talaga siya eh, no? Hindi kasi nung niloko siya, hindi siya makatulog, hindi siya makakain, di ba? That was
nangyayari pag first class mo. Because thinking of that one, parang wala kang gana ko. Pero pag first na baka na, ayaw. Pero kasi love siya na parang buong hagan ka. Oo, sinaktan siya nga pala. Diba? Yeah, oo. Oh. Sumba to nga eh. Ibig sabihin matigas kong bilgamin. Milo mo yung lalaki. Oo. Pero mabait yun si Alon Bang. O kasi na-interview namin ni Kuya Ojo. O, na-interview na namin yung si Alon. Yung may, the one who composed that song. At alam mo, minsan ginok siya ng aking boss doon sa Osaka, Japan. Sa, alam mo, Alon, hindi ka lang Alon ngayon. Tsunami ka pa. Tsunami. Hello, Sir Robert. Biro yung joker ka talaga. Humorous yung joke niya, di ba? Alon, Alon, isipin mo yung ano, di ba, ganyan. Sa Japanese, yung Alon, Nani. Saan ba yung ano, nyo, bar ninyo rin sa Osaka, Japan? Sa Minami. Minami, sa yes. Entertainment District. Doon talaga sa main. Kumbaga, yun ang city na, doon talaga sa mga, may mga clubs, mga ano, may mga disco, kung saan, restaurant, doon talaga yung place. At minsan, maraming nagko-concert na ng mga Pilipino from the Philippines sa bar nila. At may mga event din kami roon, na minsan sila Troy Montero nagpunta na roon, ang, sino pa to? Sa dance home at yung mga mocha girls. Playgirls, ayun. Hindi, yeah, hindi nga lang ano, dalawa lang kasi yung dumating eh. Kasi ang pangako sa akin, kasama si Mojack Perez, kasama si, sino ba to? Yung Hank na Mercado ang pangalan. Kalimutan ko na. Nakalimutan. Yung dumating nga naman yung aking ano, may sapi na naman. May sapi ka nila. Ay, naku. Kailangan ko ng gamot. Oo. Gamot. Mamaya, nakalimutan. Oo. Mahirap ang gamutin kasi nakakalimutan ko. Gamot sa limot. Ano? Ano? Ano ulit sinabi mo? Gamot sa limot, ginkgo biloba. Saan nabibili yun? Diyan, sa mga... Butika? Butika. No need to have any, ano? No. Bakit hindi naman drugs yun? Yeah. Costco. Very, ano, very effective parang talaga. Parang herbal lang yun, herbal. Siguro. Hindi, effective yun. Pag naiinom mo, pag hindi mo na naiinom, balik ka sa dati. Ikaw ba naiinom mo ngayon? Wala, hindi ko. Hindi mo na naiinom. Gusto ko hindi ko naiinom eh. Kasi nagiging funny ako. Diba? Pero mas madali maka, ano, maka-memory. Mas mabilis, oo. Ah, talaga? Masyado ka matalino. Ayaw nila nun. Ah, ayaw ba nila? Gusto nila yung aning-aning ka. Ano? Kasi hindi sila masaya pagka masyado akong matalino, sabi nila. Gusto nila yung boba ka. Ah, boba. Katulad sabi niya kanina, lobo. Boba. Diba? Ang saya ni Alte, diba? Oo, diba? Job vacation. Ano what's the meaning of bobo? Like, you know. Oh, really? Idiot. Pero pag babae naman, anong tawag doon, Lisa? Boba. Boba. The one we eat, the drink. That's my favorite, boba. Don't drink that. Kininom namin yun, masarap yun. Kaya ba natalino mo, kuya? Hindi effective eh. Ako hindi ako ininom. Nagulat niya ako. Anong pangalan yan? Boba. 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 And lalaki? Boba. Yeah. Ang saya ng talk show natin. Pero ngayon, pakantahin natin siya ng isang masterpiece niya na English naman. Sige. Yung favorite niyang English. May siya kika dyan. That's like, for example, Passion de Amor, mga ganyan. Ay, Espanyol pala yun. Que horror. Novaliches. I kept Novaliches as Santa Ana. Hindi, Ana. Okay. Any song? Yes. Any song, your favorite song. And I'm telling you, I'm not going, no, you're the best man I'll ever know. There's no way I can ever go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living with
I'm not living without you. I don't wanna be free. I'm staying, and you, you're gonna love me. Wow! Ang galing naman. Kinakanta rin ni Sarah yan eh. Kaya ka mabuti. Kinakanta pa ni Sarah yan? Oo. Charis, di ba? Ah, si Charis ang natinig kung kinanta niya yan. Oo. Ako si Sarah narinig. Who's better version? Charis or Sarah? Compare. Compare. I like them. Yung talaga, showbiz. Huwag showbiz. Who's the truth? I like them. Let's say you're Lea Salonga. And then you heard Sarah and Charis. Sang that song. And the winner is. And the winner is. They're both different singers. Yeah, and the winner is. Winner is. Yeah, you have to make a choice. I love both. I love both. Your favorite is Sarah Herrera, no? Oh, wow. Yeah, oh. Yeah. Yeah. At least, ano pa rin siya, no? Playing safe pa rin. Ano siya talagang medyo? Marunong sumagot. Umilong nga lang ano to. Na ano? Ay, mamaya. May 17 pa lang to. Ilista mo nga mga tina ko. Isa kasi nakakalimutan ko yung ano ko. Ari, nagaluhan mo ako noon. Hindi. Iinom ako noon. Kasi nakakalimutan ko yung letra. Letra na pangalan ko. Magkaklase pa lang tayo sa kalimot. Pag may dementia ka na yata, eh, naalala na, di ba? Oo. May dementia. Meron pang isa yung ano ba yun? Mas effective. Mas effective pa. Hindi ba yun, ano, merong side effect? Wala. Let's say, pag hindi mo na iniinom, lalo ka na nagiging dumb. Vitamin yan eh. Vitamin ng utak. So, parang na-addict ka na kailangan no, uminom na uminom. Hindi. Hindi naman alak din yan. Mm-hmm. It's not a... At saka yung kailangan natin sa mga yung nagkakaroon ng problema sa... Yung limot. Lost memory. Lost memory. Yung omega-3. Omega-3. Okay, ayun, DHA. Na magkasama, tapos vitamin E. Ah. Pag pinagsama mo yon so triple ang ano. Hindi na ako nakakainom eh. Kaya, o kaya yung ano, cannabinoid oil... Yun ang sikat ngayon sa internet. Sa internet? Oh, dito ata gawa sa Amerika. Hindi sikat din sa... Ilang araw ka na hindi nakakainom? I think 10 days or more. Kaya medyo pati-sarili ko, nakakalimutan ko na. Where I am? Sino ba ako? Parang ang si Dina Bonnevie, ang babaeng nawawala sa sarili. Oh, yan. Yan ang title ng magiging movie natin. Yeah. Ikaw ang leading lady. Kasi pag ako na, comedy na eh, diba? Alam mo, parang kamukha niya si Bambi Arambulo. Di yun ang Bambi Arambulo. Hindi, marami siyang ano. Marami rin siyang kamukha. Yung face niya, parang si Jessa Saragosa. Oo. Like, parang ganun, diba? Kung ano, iskin niya nga lang talaga, Filipina. Oo, Filipina. Ang dating niya talaga, Philippines. Effective. I hope someday, magiging fluent ka sa Tagalog. Kasi, yeah, because mahirap kasing pasukin ang Philippines kapag hindi ka marunong mag-Tagalog. That is the only way to communicate with your fans, with the people there. Yeah. And ang competition din doon, kahit paano, it's very tough. Yeah. Pero mas maganda na ron kaysa rito. Dito talaga ang hirap. Kahit yung mga singer natin nahihirapan din, di ba? Mahirap talaga rito kasi biro, we have a lot of state here. Damn. Parang isang Philippines, yung gaban na lahat, di ba? Ang gagalingin ng mga bata ngayon. Ang gagaling. Lalo galing dito sa US. Ang gagaling ng yung mga style nila sa pagano. Kahit sa Pilipinas din, ang gagaling. Ang gagaling din, labanan talaga. Hindi. Depende yata sa ano yan eh, kung sino yung judge eh. Let's say, kung Amerikanong judge niyan, siyempre sound like an American ang pipiliin mo. Pero kapag ano, sound like a Pilipina, di ba? Kasi magkaiba yan eh. Makikita mo kapag Pilipina o kaya Pilam siya, malalaman mo eh, ano mo kagad eh. No, okay. Yeah. Kaya tama nga kuya na halimbawa pumunta siya sa Pilipinas kasi nasa Amerika siya. Ngayon, pag pumunta sa Pilipinas, something different. Diba? Yeah, oo. At saka sisikat siya sa Pilipinas, yeah. Then back dito, double na yon. Yeah. Katulad ng mga nasa Pilipinas, pag pumunta, nagpa-YouTube, katulad nila Charis. Oo, Charis. Napapansin, di ba? Arnel Pineda, di ba?
So, parang pag dito ka nag-focus ng ano, ng career mo, why not? Pwede rin, pero maganda rin yung meron. Let's say, kung sa pamimiliin ka, anong mas gusto mong tumira? Yung, let's say, Amerika o sa Philippines? Sino yung mas maraming yung full of emotion? Let's say, masaya ka. Yeah, and probably the Philippines. Ah, Philippines. Yeah. Oh, mas masaya ka si Roon. Mm-hmm. Unlike dito, hindi lumalabas mga bata rito, no? Minsan-minsan lang, ano? Hindi ka guys sa Pilipinas, nasa kalye. Nagkakwentuhan yung mga bata. Ay! Nagkakala! Come here! Okay. We'll go to our neighbor there. Ang galing kumanta niya. Halika, kanta tayo. Beso, nasa eskinita, no? Gabi-gabi lang, nagigitara. Yeah, there are a lot of activities there. Even in night, di ba? Nandun pa rin sila sa labas. Hindi ka gaya rito. Sarado na mga pinto. Mind your own business na. Kailangan stay at home. Oo. Hindi ka gaya ng mga bata ron. Diyos ko, inaabot ng alas 12. Di ba? Do you like that? With my family, yes. Pag mag-isa ka na lang, ayaw mo na. Kasi baka, ano na. Mm-mm. Magiging free ka na. Di ba, mas maganda wala yung family. At saka yung mga mall din, di ba ron? Mas, yung mga mall doon, bungacious ng mga mall doon, yes. Abusing the mall there. Ang daming tao talaga. Pati mga sudyante, nagkalat na mga sudyante. Unlike here, hindi masyado kasi hindi they have limited na doon, diba? Sila parang nasa bahay na usually eh. Minam different. Well, like, you know, high school students, there's sports and then football games. Yeah. So, good. Like, American culture. Oo, yung mga ganyan sa American. Pero sa Pilipinas, hindi. Nasa mall yan. Nasa mall. Sinihan. Oh, let's go, shopping. Papalamig yan. Nasa mall yan. Nasa mall. Lika, mag-mall muna tayo. Akala mo may pera. Papalamig lang. Kasi may init sa labas, sample tayo. Yeah, oo. Parang, mas computer, gano'n, di ba? Nasa internet shop na. Nasa internet shop na. Lahat ng barkada, nandoon na, magkakasama na yan. Do you miss Philippines, ano, Lisa Javier? Yeah, so much. Talagang masarap talaga sa Pilipinas, actually. Pero dito sa San Diego, masarap din kasi para siyang Philippines. Oo, parang Philippines din to. Para Philippines din to. Nagulat ako, alam mo, sa akin ha, kasi first time ko sa US, ha. Ay, sa Hawaii, nagpunta na rin ako. Pero nung pumunta ako sa supermarket dyan, ba, may saluyot. May ano, may dako ng sili. May mga Goldilocks dito, may Jollibee, di ba? Before, in-interview lang ako ni Kuya sa radio niya dito, sa Showbiz Watcher. Sabi niya, may Jollibee dito sa, ano, San Diego, dito sa US. Ay, bongga! Ay, oh, hindi ka pa pala nakapunta sa Jollibee, no? Hindi na nga, sabi ko, tomorrow, we have to go there. Saan ba yung Jollibee na yun? Lunch time. Oh, sige. Ay, asaya-saya. Sana maalala niyo. They go to Jollibee? I do. Parang ayaw niya, kasi yeah. It closed down, so I don't really get anymore. Really? Ganun pala, nag-close down pala. Nag-close down na ba? But when we used to live here in National City, I always got chicken joy and rice. Ah, chicken joy. Okay, talagang nagbuntunta siya. Chicken joy. Alam mo. Anong nandun? Kaya konti naman yung palabok nila eh. Pag bumili ako, konti-konti. Pang children lang yung ano. Yun na nga. Sa Pilipinas, ganun lang. Ah, ganun din ba sa Pilipinas? Konti lang talaga. Tapos yung rice lang dami, oh. Nabibitin ako. You need two. You need two, pero ang price masyadong mataas. Grabe. Yung hamburger na lang order. Hamburger na lang. Isang hamburger, tapos isang ganyan. Hindi ka kaya yung ano, palabok dyan. Eat all you can. Hindi ko na lang. Sa Jollibee pa. Ay, sa Pinoy Fiesta, di ba? Pinoy Fiesta, ang dami-dami. Ayan, ang libre. Ang libre. Mamaya, kainin ko. Do you eat already? Meron dyan, no? Yeah. Niluto ni Ate Merlin. Oo. Sarap. Do you go to Zumba? Zumba class? Yeah, Zumba. Well, I go to the gym and I take Zumba there. Okay. Yan talaga, kailangan. Maging laman ka ng gym para sexy ka. Ah, sexy. Fit. Diba? Oo. Nagda-diet ka rin ba? Do you go to diet? Not really diet. Do you eat a lot? Do you eat a lot of rice? Yeah. No, not really. Anong favorite mo? I mean, usually kinakain mo?
Wings and things. What? Chicken. Wings chicken. And things. So spicy chicken. And then you eat every day, rice every day? No, I actually don't eat rice every day. I stopped. Oh, kasi ang laki ng... Oo, nakakataba kasi yun. Yeah. Tignan mo, laki ng tiyang kontaba. Gusto-gusto ko sa'yo rice, di ba? Kaya gano'n. At saka yung coke din, malakas. Yung ano, coke? Malakas din. Soft drink, do you... No, I don't really like soda. Oh, what do you I want? I just always drink water, like, wherever I go, like, even, like, McDonald's or something, I just ask for water cup. Water only? Yeah. Healthy. I don't really like soda. Tipid ka, no? Oo. Tipid ka na, healthy ka pa. Healthy ka pa. Oo. At saka, bago, pag nga na nagugutom ka, sabi nila, uminom ka muna ng one glass of water. Oh, yeah. So para mabusog ka. O, di ba? Para lang, di ba? Wala ka pera. Two glass of water, inumin mo. Para pagpunta ka ng Jollibee, isa lang, okay ka na. Busog ka na. Magandang idea yung ginagawa mo. Ito yun. Itong ano yan ang yeah. Ano, mga nagda-diet. Nagda-diet. Oh, yung mga model nga, puro water yan. Isang ganun sabi. Ang hirap pata. Bakit yung beer maiinom mo kahit apat na bottle? Yung tubig, hindi mo maiinom talaga sa ganun. Ganun ba yon? Try mo uminom ng 2 glass of water. 2 glass of water. In one time. Ang hirap. Ako, hindi yata yun. Diba? Ang gusto ko, mainit na sabaw. Anong difference na nun, diba? Kasi yun may lasa. May lasa. Yung water, walang lasa. That's why parang ayaw mo. Yes. Oo. Sinagot ko na yung tanong ko. Parang hindi boring, diba? Yes. Okay, Micaela, what are your next future show? Do you have any future show? As of now, not yet. Mm-hmm. Still waiting. I'm still waiting. Because I think there will be a next concert here in one of the casinos here in San Diego. Okay. It's Asia and Cuneta. Yeah, coming. Are you not included there? Oh, I didn't hear about that one, but we'll see. Mm-hmm. Si malapit na yata ipalabay. I think it's November 22. November 22? Yeah. Carney Benares. Yes. Hi, Ate Ludes! Hello, good evening. Ay, mga ano mo dyan, kuya, hindi. Yes, si Ate Ludes. Okay. Last few words from you, Micaela. I just want to say thank you for having me tonight. It was a very good experience. Yes. And keep listening to this radio station. Thank you, everyone, for tuning what in. What is our radio station name? Radio Filipina. What? It's right there. Radio Filipino America. Okay. Showbiz Watcher. Yes, Showbiz One Watcher. More time. Showbiz Watcher. Yeah. Thank you for your time, Micaela. I hope this will not be the last. Yeah. If ever you have a show in the future, you can promote here, if ever. Yeah. Okay. Drop by sometime. Yeah. Why not? Why not? Join our radio here. Yes. Why not? Sometimes you can go here and promote your show. Thank you so much. It's your first time to be here in Radio Filipino America? Yes, it's my first time. First time. Yeah, okay, thank you and so good much. Luck and more good power to your career, Micaela. You are 17, so go! Meron siyang future, I know. Yes, I know. Don't forget us. Thank you. Okay. Salamat. Thank you very much. Okay. Wala ka namin sa camera. Salamat. Ay, yung kinala ko na ko at ako kami. Para may remembrance. Post. Yan.
another book sa kanyang labis labis ang tuwang Here. Yung mukha ni Kuya Oscar. My picture. Where's my picture there? Okay, thank you very much. Okay, thank you. Ah, yung aircon, makakalimutan, nagsisiyo naman si Atty. Bukas. Ay, oo, dila lang. Alam mo naman yun. Alam ka, pagkapupo tayo. Bakit kaya naman yun? So, wala ka bang world bukas, kuya? Meron. Ay, okay, thank you very much. Okay, Eddie. Tomorrow, 7 o'clock. Ano yung 7 o'clock? Magkikita ro tayo dito. Oh, iwanan niyo yung oh, 7 na tayo magkita dito. 7 late na 'yun. Anong oras ba yung ano? 8:30. Oh, mga 6 o'clock. Kaya na kuha tayo ng Yeah. Okay. And then tomorrow, ihahatid natin si Lisa sa Orange County na. Oh, Orange County na. Oo, basta iwanan lang natin siya roon. Kasi hindi natin siya itadalhin sa airport na mag-aantay pa siya ng matagal, di ba? At least makatulog pa siya. Kaya nakapagpahinga. Oo, kaya lang babagong time zone mo. Ang haba naman. Malapit na nabibilang na ang kaya niya. San Diego experience. I'll be better. Yeah, meron kayo ano nila yan sa longa, di ba? I will have. Pakain pa nga ako, hindi pa nga ako nakakakain. Wala nang pagkain! Pinawi niya na lahat. Wala nang pagkain! Doon na lang daw. Sa bahay na lang, ang dami pagkain sa bahay. Sige, house na lang. Teka na, magpapaalam lang, hindi pa ako nag-ano. Hindi pa nagpa-close out? Hindi pa. Hindi ka nang paalam ng lahat. Madam, ano oras tayo kikita dito? Ready, magpaalam na tayo. See you tomorrow. Nagugutom pa naman ako. Basta na pagkain. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa kumakain eh. Okay. 1, 2, 3. Okay, balik tayo sa Show is Watcher Radio Show, ang ating special edition Thursday. Okay, it's time for us to say goodbye. Okay, Marlene, simula mo na. Hello, good evening po sa lahat-lahat dyan. Dito sa San Diego. Okay, ito po si DJ Marlene. Thank you po sa pakikinig ninyo ng dalawang oras na naman po sa amin. At sana po ay medyo naka... mayroon kayong natutunan at nalaman sa buhay din ni Mr. Mito Yonting. At saka isa pong guest natin dito kanina na kumanta na si... Ang pangalan nito? Micaela. Micaela. Okay, sa naman po sa Pilipinas. Good afternoon po dyan. Okay, salamat po sa inyong suporta at pakikinig sa aming programa dito po sa Radio Filipino-American ng Showbiz Watcher with OG Cruz at ang aming nag-iisang special guest ng the number one or the most outstanding radio broadcaster of the year from Osaka, Japan. Ay, naku, bago pala ako magpaalam, meron pa pala akong
obligasyon. Oo, may obligasyon ka pa. Obligasyon pa na ako, kaya ito po na gawin ko muna po ang aking obligasyon dito. Ito, ulit. Alright, ang aking mentionin at lahat ng ating mga sponsor dito sa Radyo Filipino America. Number one, ang ating mga sponsors dito. Kung kayo po ay may mga problema sa mga legal matters po, dito lang po tayo sa American Legal Center located at 550 East 8th Street, Suite 11, National City, California, 91950. And you can contact them at 649-0069, area code 619. Again, 619-649-0069. Okay. At makipagkita po kay Miss Lou Bautista, ang manager dito sa American Legal Center. Sa American Legal Center expertise po dito sa immigration, bankruptcy, divorce, at personal injury. Yan po sa walang iba po kundi si Attorney Aaron Bautista. American Legal Center offers immigration, bankruptcy, divorce, and personal injury services. We offer easy payment plans on attorney's fees for services only. Please refer us to your family and friends. Okay, we also providing the general tax and financial services, is still locating at the same place, 550 East 8th Street, Suite 11, National City, California, 91950, and the telephone number is 619-649-0069. That's the general tax and financial services. No out-of-pocket expenses if you're qualified for 20% discount and 15% discount. Cheap and quick, accurate. We print your refund checks in our office. We also do the free electronic filing with preparation open year round. Okay. Okay, another one is Iskindip Medical Aesthetics Center, Marcelina Derma. Skincare, skin dip, peel, skin pigmentation treatment. Do you have any skin problems like facial lines and skin pigmentation? You want those skin problems to go away and improve and brighten your skin? Marcelina Derma by Skin Dip is the solution you have looking for. Iskindip Medical Aesthetic Center, located in 4190 Bonita Road, Suite 211, Bonita, California, 91902. Specialized in skincare problem treatment. It uses and sells the Marcelina Derma skincare product line, a highly specialized organic skincare for the treatment of pigmentation due to aging, acne, or sun damage. Marcelina Derma is now available with a very low introductory pricing of $199.95. Plus California tax and shipping and handling. To order now with your credit or debit card, please call 619-472-1914 and you will get a kit of 5 products you can immediately use
to diminish your facial skin problem like those aging lines, age spots, and skin discoloration. This treatment will also exfoliate dead cells, improve epidermal regenerations, brighten the skin, prevent early appearance of wrinkles, firm the skin, tighten the pores, and help diminish superficial sun damage. Marcelina Derma is all organic and manufactured here in the United States. Cancer survivors with skin problems who also use Marcelina Derma are very satisfied with these products and have provided their testimonials. So buy your Marcelina Derma kit now and you can start regaining your youthful skin tone and texture. If you have problem with your skin color, texture, and appearance, it is not too late. Start using the Marcelina Derma skincare line now and you will be amazed with the result. Call Skin Deep at 619-472-1914 now to order your kit. For other services, you can also visit our website www.marcelinaderma.com. Remember, Marcelina Derma for your skin care. 619-472-1914. Do your skin a favor to deserve to be looking young again. Call now 472-1914 and the area code number is 619. Again, the number that you can call for Marcelina Derma Skincare, 619-472-1914. Okay. Ramon B. Dineros, Maria V. Dineros, World Financial Group, 659 Moray Street, Oceanside, California. It's under Miss Cathy Williams. Okay, Ramon B. Dineros and Maria V. Dineros, World Financial Group, located at 659 Moray Street, Oceanside, California. M Beauty by Dr. Tess, Script Runs Dermatology and Cosmetic Center, 9888 Carroll Center Road, Suite 101, San Diego, California, 92126. And you can call them at 858-689-4990. Again, Skin Deep Medical Aesthetic Center, Marcelina Derma at 4190 Bonita Road, Suite 211, Bonita, California, 91902. And their contact number is 619-472-1914. M Beauty by Dr. Tess. Dr. Tess is the inventor of the time machine procedure and pioneer of tecal lipo and regenerative stem cell therapy. She is also creator of the Timeless MD by Dr. Tess skincare line. Dr. Tess Mauricio is U.S. board certified dermatologist, MD Stanford University summa cum laude, University of San Diego, University of California, San Diego, 2013 Bayanihan Spirit Awardee for the Distinguished Physicians, renowned speaker, TV personality and expert. You've seen her on the Dr. Oz Show, The Rachel Ray Show, Two Doctors, The Talk of CBS, and other local channels in San Diego. Watch the Dr. Tess Show on GMA7.
Pinoy TV and Beauty Clinic by Dr. Tess. She had four branches located at San Diego, National City, Glendale, Miramar. And you can contact her at 866-717-9844. That's M Beauty by Dr. Tess. Dr. Tess is the only one who invented the time machine. All right, regarding music and learning, it will be the Music Learning Center. Music Learning Center located in National City, the best learning studio in San Diego, offering voice lesson, piano, guitar lessons, many other lessons of other instruments are also available. Zumba, hip hop, belly dancing. Just call Rui Messina at 619-549-2045. That's the Music Learning Center. Alright. From the roof to the floor, gym hall and fence, handyman services. You can call them at 760-521-3874. Our emphasis is on cleanliness and customer satisfactions. Roof inspection, repair and tune-ups, flooring repair, installation and cleaning, baseboard and trim installed, ceiling fans and fixtures, door and window inspection, repair, replacement, toilet and faucet inspection, repair, replacement, water damage and mold remediations, much more. Just ask me about your needs, and if I don't do it, I can give you a trustworthy referral. That's the From the Roof to the Floor by Jim Hall and Friends Handyman Services. And you can call them or contact them at 760-521-2874. Also, here we go, Kanchen Water. Change your water to change your life. Kanchen Water.